Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. We're now live sa YouTube. Hello po. So we have Lone Warrior and Brad Charlie. Brad Charlie, welcome po sa ating podcast. Masla ng hapon. Hello po. Sa awa at tulong po naman ng Diyos. Ano po tayo ngayon? May buhay at lakas pa. Salamat sa Diyos. Opo, araw-araw natin pinagpapasalamat yan. Oo. Yan, sige. Interviewin kita, ha? Ikaw ang guest ko ngayon. Wala pa yung invite ko, eh. Hello po kay You Will. Oh, You Will, ikaw ang unang nag-comment. May prize ka mula sa Broccoli TV. Bigyan ka namin ng broccoli. Ayan, but loan. Oo. Gulay. Happy pa salamat. Gulay. Happy pa salamat sa Diyos. Welcome din po sa ating mga kababayan na nanonood, nakikinig. At sa oras na ito ay meron po na tayong guest, Broccoli. Bud Charlie. Ma-interview na natin kung anong kanyang mga maisi-share sa ating mga kababayan sa pagkakataong ito. Yan. Salamat sa Diyos. So, meron tayong topic ngayon. Yung mga gustong sumali, you can click on the link dyan sa may chat board. Ayan. So, yun. Wala tayong absent nitong recently. Weekly tayo nagkakaroon ng podcast. Marami tayong gustong pagkwentuhan dito. Yan. So, unang-una, sinulat ko eh. Bantay kasaysayan. Oo. Alam nyo ba yung bantay kasaysayan? Binabantayan niya yung kasaysayan. Si Brad King. Oh, Brad King. Hello. Robotika, bro. Robotic. Okay, ayos po. Bala. Yan. So, nakalaya na si Brad King, no? Brad Charlie, kilala mo ba si Brad King? King Cortez? Hello? Brad Charlie? Ano ba may problema? Naririnig dito. Ayan. Okay, sorry. Nawala kayo pareho. Nag-robotic ka. Diba Charlie? Ano kasi parang mahina yung sa data. Oo, pag data ang gamit mo. Data. Sa TikTok, pagka nawawala ng signal si Totoy, sinasabihan nila na, mahina pa lang Diyos mo eh. Hindi ka mabigyan ng malakas na internet. Paayos mo na sa Diyos mo. Ano din si Toto eh. Umagang-umaga pa lang, hindi dumadalo eh. Doon agad pumupunta sa mga podcast ng kung sino-sino. Hindi dumadalo. Pambihira si Toto eh.
Oo, matindi yun. Kasi tambay din ako dyan sa TikTok. Ano yan? Pinagtatalunan nila recently yung ilan ba ang Diyos? Ilan ang Diyos? Oo. Kasi sa MCGI, maraming mga Diyos. Maraming Diyos. Oh, sabi nga ng ano, isang barangay doon Diyos eh. Sabi ni Bes, isang barangay, wala na siyang pakialam. Isang barangay, wala siya, maraming tunay, maraming Diyos. Sabi niya, eh, sabi ng iglesia ni Kristo, tunay ba ka lahat? Sabi ni Bes, tunay lahat yun. Oh, yun ang tanong doon. Meron bang ginawa ang Diyos na hindi tunay? Taking Diyos. Taking Diyos. Maraming Diyos, sabi ni Bes. Yun ang stand kasi ni Bes. Ang sa iglesia ni Kristo kasi ang stand nila is ano, isa lang talaga ang tunay Diyos at si Kristo tao. At ang mayroon sila mga batayang binabasa doon, yung sa Isaias, na isang Diyos na tunay, ganun. Yun, parang, yun nga sinasabi ko, Brokoli, yung Biblia binsan kasi, kaya nga sinasabi ko, maraming kontra-kontra. Imbis na magka-unite ang mga tao, nagka-hiwa-hiwalay kasi magka-kontra eh. Doon sa isa lang ang Diyos, doon sa isa, marami. Diba? Contradiction yun eh. Yun ang dahilan, kaya nag-away sila dyan. Ang sabi ko, delikado yun. Yung makabasa ka, eh, kala mo totoo na, o sa'yo pinapatungkol, di ba? May tamang ano dyan. Alamin mo muna sino kausap, kailan sinabi, para kanino, anong intention, ano ba yan, parang spiritual ba yan o literal? Di ba? Minsan, ano lang, allegory lang. Allegorical lang, allegory lang. So, naku, daming nagkaligaw-ligaw dyan. Nag-start sila ng 6 p.m. 12 midnight, hindi pa tapos. Anim na oras na. Sinagtatalunan ilan ng Diyos. Parang walang mga ano, no? Parang wala na silang ginagawang trabaho, ano ba? Oo. Kala na. Grabe. Pero, parang ito na yung naging modern AM radio station. Itong mga ganyan, live streaming, ano? Kasi ayan. Ano na ngayon eh, parang ano na eh, unti-unti na na-obsolete yung radio tsaka TV. Napupunta na lahat sa internet. Parang online na, pati yung mga ganyang usapan. Diba? Sa mga social media, nauuso yung mga live streaming. Kahit sino-sino na lang, pwede, diba? Kahit sino na lang, kahit wala namang credential, basta marunong ka magsalita, pwede ka na mag-live streaming dyan. Walang kukontra sa'yo. Yung ganun nang nangyayari ngayon. Kaya, pati yung sa debate, sarili, ano na yan, religious na yan, grabe rin mo, alas 6 ng umaga, natatapos alas 12. Grabe, tindi. Matindi. May, ano, may shifting pa yan, mayroong pang madaling araw. Hanggang umaga. Ayan, atheist versus Christian. Welcome mo natin si Ampi. Hello, Ampi. Ampi. From Australia. Ayun, hello. Hello. Magandang hapon. Dati mo na sinabi yung location. Ay, sorry. From Australia. Nasika ko pa. Pero Cubao. Yun, sige, hello. Cubao. Sa inyong lahat. Di ba mayroon sa Cubao? May New York. New York, o. Taga Cubao to eh, si Ampi. Ayan. So, binabanggit ko kanina, debate sila ng debate. Ngayon, etong si Brad King, ang hari ng debate nung kailan ba? Mid-2000s o early 2000s? Mid-2000s. Early 2000s. Early 2000s. Dahil natalo niya yung INC. Na mga ministro. Ministro? Oo. Oo, mga ministro. Alam mo ba kung may basbas ba yung pakikipag... ano nga, debate ng time na yun? Sa aking assessment doon, Loli, napasubo lang siya doon. Napasubo lang siya. Na-corner. Pinikit nga siya doon. Eh. Na-corner siya. Ngayon, di ba, binidyo yon. Tapos, ano, parang lumalabas. Lumalabas nga, parang natalo niya doon yung mga ministro dahil binilisan niyang pagsasalita. Yung mga ministro naman, mababagal magsalita. At nakarating yun kay Bes. At syempre, si Bes naman sa kanyang assessment, eh, parang naipit yung mga iglesia ni Kristo
Kaya tuwang-tuwa naman si Bes, bagamat hindi talaga yun parang sanction na ano talaga, eh yun ang doon na ngayon na parang nagkaroon ng pagkakataon na parang nagkaroon ng pagsikat itong si King Cortez dahil nga doon sa debate na yun na nangyari doon sa ano yun, kung di ako nagkakamali sa may bandang Visayas yun eh. Sa Leyte or sa Samar, hindi ko alam kung doon sa... Basta ano yun, sa Barangay Hall yun eh, ginawa. Tapos noon, dung ano, yung usual na mga style ni King Cortez, kung mapapanood yung debate, yung mga style ng pakikipag-usap ni Bes, yung style niya ng ang tawag doon sa argumentation o polemic, yung bang estilo niya ng pagbira ng palata, yung pagbira ng mga tanong, ganun. Eh kagaya ng mga usual, kasi usual na mga argument, ganun naman talaga si Bes, 'di ba, nung lalo na nung mga early 2000s to 90s, talagang makating-makati ang mga ang dating Daan members pagdating sa pakikipagdebate, puro debate 'yan. Mahilig makipagdebate, puro debate, yung kinakain araw-araw ng mga ano noon, puro debate, kasi yun ang kinakain din ni Bes sa mga ano eh. Kaya nung nagkaroon ng debate yung si King Cortez, it seems na doon sa debate na yun, parang nakikita na parang panalo siya doon, kasi alam mo naman 'di ba, ang sukatan sa MCGI yung kung magagaya mo yung style ni Bes, kasi 'di ba si Bes ang pinakaano diyan. Standard, pag nagaya mo yung style ni Bes ng pagtatanong, pagtitexto, panalo ka, 'di ba? O ganun eh. Yun ang nangyari doon. Kaya nagkaroon ng si King na sumikat siya doon at the time. Biro mo, mas nahigitan pa niya yung mga KNP, yung mga MIC, mga manggagawang mas nauna sa kanya. Dahil doon sa ginawa niya, parang nangyari, parang naging bida siya at saka siya sumikat yung pangalan at naging matunog yung pangalan King Cortez sa iglesia at the time. Kaya, siyempre, sinabi pa ni Bes, nilive pa niya ni Bes eh. Pinlay pa niya, kung hindi ako nakakamu, SBN 21. SBN 21 yata yun eh. Brocoli, naalala mo yung kainitan ng labanan ng INC at ang dating Daan noon, eh talagang ano eh, talagang nilive pa yun eh. Talagang proud na proud pa si Bes noon. Sabi ni Bes noon, naalala ko, tingnan nyo na yung tinuruan dito na seminarista na pinaghukay ng malalalim at mabibigat na aral dito sa seminar. Tinalo daw yung ministro na nag-aral daw sa New Era. Parang ganun ang style ni Bes eh. Parang pinahiya daw yung mga ministro. Nag-aral ng 4-year course. Gumraduate sa New Era. Tapos tinalo lang daw ng seminarista na hindi nakagraduate doon sa ano. Kaya yun ang style ni Bes. Yung parang tinuri niya doon at saka doon sumikat si King Cortez. Yun ang kasaysay nun. At least, ano nga bang year yun, Bukoli? Na, di ko na nakalimutan ko ng anong year yun. 2003 ba? 2000. May nakita ko sa Reddit. Five? Eh. Oh, ganun. Yung, meron yun eh. Pinost kung kailan yun nangyari. Iba, merong parang some sort of open letter. Eh, ganun yun. Sumikat si King Cortez dahil doon sa ano na yun. At nangyari yan, parang nagkaroon din siya ng some sort of fame doon sa loob ng iglesia dito sa MCGI, sa dating Daan. Tsaka marami na rin siya since then, marami na siyang tagasunod, ganun. Meron din siyang mga alala eh, kasi siya yung ano eh, siya yung parang head ng Bread eh. Siya yung naging presidente ng Bread, yung Readers. So, Bread Society. Siya yung ano dyan. Siya yung ano dyan, presidente dyan, siya yung pinaka-head. Eh, alam mo na, siyempre mga estudyante yun, mga kabataan yun. Kaya, during the time na stint ni King doon sa MCGI, dito sa MCGI, nung ano siya, talagang nagkaroon din siya ng some, parang poder din, Kukoli, dahil doon sa pangyayari nun. Kasi parang, tapos meron pa siya mga picture, kung mapapansin mo, payakap-yakap pa siya doon kay KDR, kay Bes, di ba? Parang, yung mapansin ko, Kukoli, ba? Yun ba, Brocoli, kung halimbawa nung panatiko ka pa, kaya mo bang gawin yung ganun? Napyakapin mo ng ganun si KDR? Kaya mo? Kasi, hindi. Ano lang? Panatiko, picture lang. Picture lang. parang nakikrins ako eh. Sabi ko, eh, ano ba yan? Parang hindi ko kaya. Hindi nung pagkakayakap niya eh. Talagang ano eh. Sabi ko, sobrang dikit. Mm-mm. Kaya si Kuya pa, parang ayaw niyang masyadong ano dikitan. Na awkward din. Mas matindi pa nga siya sa ano eh, mas matindi pa nga siya sa mga KNP, eh. Yung mga KNP na ano, MIC, ganun. Merong ibang KNP na hindi ganun kalapit kay KDR Bes, na hindi ganun kaligpit, lumakap eh.
Mm-hmm. Di ba? May mga kinti nga dyan na talagang low-key lang. Pero siya matindi talaga. Oo. Kaya ano, talaga, doon yet that time, Rocoli, talagang sikat si King that time, nung, after nung debate na yon, at parang siya na yung parang naging idol, Lodi, ng mga ano doon. Mm-hmm. Oo, idol ko rin yan. Pero parang mm-hmm. para sa akin, ano siya, merong pagka-aggressive. Ayun ang ayoko eh, na lalakasan yung boses, tapos parang sumobra yung, parang may pagkamayabang yung pagdebate. Ayoko nung ganun, pero since nanalo siya, okay na rin sa akin. Yun naman ang importante. Naipit niya kasi, naipit niya. Parang yun naman. Kasi, di ba, ang style kasi ni Bes nun, pag play niya nung video na yun, parang chinap-chap din niya eh. Di ba yung parang, oh yan, magkukomento si Bes doon. Yun ang style niya Bes nung pag-play nung ano ni, kumbaga nayroon siyang ginawa si Bes para ba siyang hinimay na yung debate, ganun. Oh. Parang doon talaga, tingnan nyo na, naipit yung ano, tapos nag, ang naalala ko pa noon, Brocoli, very ironic eh, kasi ang magkakasama pa noon sa panel, si Jocel, si Danny, nandoon pa din si Willy, nandoon pa eh. Kompleto pa ang barkada. Sabi, tawanan pa sila noon. Grabe, tawanan nila noon. Nandoon din siya, no, si Attorney Rosal. Kilala mo ba yun? Attorney Rosal, nandoon din. Parang tindi nung ano nila noon, yung samahan nila noon, nandun pa si Willy. Yun yung ano, matindi yung tawanan nila. Naalala mo ba? Sabi yung tawanan nila noon. Parang ano nga eh, yung parang si ano pa noon, si Jos, si Jomal pa noon eh. May dala pa siyang pamaypay noon. Pamaypay. Ano kay Michael Sandoval, ganun yung nangyari noon. Eh. Kaya yun, yan ang dahilan, Brocoli, kaya sumikat siya dahil sa debate si King Cortez. Oo. Ito kasi, hindi na to alam ng mga bago ngayon. Ikaw ba, Ampi? Alam mo ba to? Kilala mo ba si King Cortez? Naririnig ko lang. Kasi ano eh, parang napagkamalan ko siya na, di ba, kilala mo si Iputo. Ganito kasi yan yung story niya. So, sobrang papansin ko kasi dito sa amin. Papansin talaga akong tao, kilala niyo naman ako. Kilala niyo ako. Ngayon, sobrang daldal ko, papansin ako dun sa GC ng mga kabataan, sabi ko sa kanya, oy tol, nakita ko na ito yung ano, pinrinscreen ko kasi ano nun, merong pagkakatipon, pinrinscreen ko, sabi ko, oh tol, ito yung ano, ito yung, hindi ko alam kung pinrinscreen ko ba siya o sa meeting ba to or something, basta somewhere in internet, sabi ko, tol, ito yata yung ano, yung baklang ng rape ng mga lalaki, yung kinikaw kay Ibes. Ngayon pinost ko sa GC sa kabataan. Napahiya ako, sabi sa akin nung ano, nung katropa ko. Sabi niya sa akin, ano, mali, si King Cortez yan. Nasa GC ako nun. Hindi nakita rin yung crush ko yun. Nakita rin yung crush ko, nakakahiya. Oo. No, pero di ko na dinilit. Kasi may naglagay naman ng tawa. So, alam niyo naman, komedyante rin ako kahit papano. So, yun nga. Mali. Oo. Kala ko si Puto yun. Oo, iba palang tao yun. Yun nga, pagbago nga kasi, hindi nila nasaksihan yung peak ng ano, ng ADD talaga. Labanan ng INC at saka ADD ang dating daan pa noon. Matindi yun dahil during that time, Rocco, yung kagaya nung sinabi mo nakaraan, nataniman tayo noon ng galit eh. Sa INC. Mm-hmm. Pati nga yung ano eh, naalala ko noon, Brocoli, dahil sa sobrang galit natin noon, o ano ba ako, particular, at saka yung iba ding mga dita pack. Eh pati yung mga artista, mga produkto na identified na member ng INC, binuboycott eh. Mm-hmm. Bawa si ano, yung sikat na artista, identified na member ng INC, pinapaboycott yan eh. Sabi ko, ano ba naman to? INC? Bakit yung mga ganyan? Parang nag-visit din tayo doon sa, ano, hindi lang doon sa mismong mga ngaral ng INC Tiger, kundi pati din doon sa mga membro nila ng mga ano, sikat, mga artista, newscaster, ganun. Pag-identify na, mga Iglesia ni, ano yan? Ganun, mga galit na galit tayo noon. Eh. Parang kasi ang tingin natin noon, parang aping-api tayo dahil paragi na sinakasuhan si Bes, palagi siyang ginigipit, ganun yun eh. Kaya ganun ang naging ganun ang mindset during the time, yung mga early 2000, kasi kainitan nila ng labanan eh. Kaya ngayon lang kasi mga
wala na yung mga naanib ng 2016, mga ganon, 20, oh, wala na yun. Wala na yun. Nag-dissipate na kasi yun eh. Since nung lumipat ng UNTV, nag-dissipate na yun, yung unti-unti nag-dissipate na yung ano, yung labanan na yun, Bukoli. Parang unti-unti na siyang nag-die down na. Kasi ang naalala ko na pinakamatinding labanan nung nando na sa UNTV is yung pumasok si ano, naalala mo ba yung pumasok yung ministro doon sa Davao, yung si ano, Ocampo, yung bang ministrong palagi nila ng attack sa mga lokal. O yun, yung so far sa yung sa UNTV na na ano, yun yung pinaka ano, pinakamatinding naging labanan ng INC doon sa UNTV na. Pero before UNTV, yeah, doon talaga sa S21, doon talaga grabe ang ano doon, Bukoli. Labanan doon. Doon talaga pinakamainit kasi naglagay ng programa ang INC after before ng programa natin. Before ng programa ni Miss May o tamang daan, yun yung yun yung programa noon, si Kabularan. Sagutan Karine, yun. Ilang Karine, years din yun. Karamil o Karamil ano ano yun, si Bularan, Ramil Parba at si ano, Panunsilio. Yun, naalala ko yun. Si Panunsilio. Uh-huh. Yan yung naunang ministro na pinakauna na sumalang sa ang tamang daan. Uh-huh. Yan, hindi lang yung ano yan eh. Yung mga member na yun, nako, hindi nila alam yan. pwede nila lang i-google, gano'n, or pag may nakakwentuhan nila yung mga matatandang manggagawa, matandang kapatid, alam nila yan. Alam nila yan. Pero wala, ano to, si King kasi legendary to. So, yan nga, naririnig lang ni Ampi. Hindi na niya naabutan talaga. Ngayon, so mahilig siya sa debate, 'di ba? Na recognition ni Best kahit hindi inapprove yung debate, inacknowledge dahil nanalo nga. Kahit walang basbas. Ngayon, kasi nagkakaso siya, 'di ba? Nakulong siya. Nakalaya, ewan ko, bail, nag-bail lang yata to. Tapos, naging active na naman siya sa social media. Mm-hmm. Kaya, naging topic siya dito sa Reddit. So, sinilip ko yung ano niya, page niya. May sinabi siya doon na yung paksa daw, ano, parang na-overwhelmed daw siya. Ano yung overwhelmed? Sinabi siyang word eh. Hindi siya makaget over. Hindi siya makaget over. Get over. Hindi, no? So, nag-comment ako. Sabi ko, bro, ba't po hindi ka makaget over? Tapos, binlock ako. Naka-block ako sa kanya. Oo. Ewan ko. Hindi, siguro, hindi naman niya ako kilala. Kasi, kalalabas lang niya. Pero, ayun nga. May mga pinost kasi siyang mga mukha doon. Nako. Oo, yung mga ano daw. I-block daw, i-block. I-block, paiiwasan daw. Tapos, wag daw magpapadala sa mga sinasabi. Diba? Ano lang naman yun eh. Diba? Nag-share lang naman. Mga official na kaaway ng iglesia. Mm-mm. Oo, kasi, kayo ba, kaya nyo bang gawin yun? Ba may nanggugulo, nagko-comment sa inyo. I-screenshot nyo ba yung profile nila at ipopost nyo sa wall nyo? So, sasabihin nyo, layuan nyo? Hindi, di ba? Parang hindi siya tamang... Bali yung ginawa niya yun eh. Appeal to masses yun eh. Kuma-appeal na siya na sa mga ano karamihan. Appeal to masses? Oo. Parang nanghihikayat ka ng something eh. Nang galit. Di ba? Parang ako hindi ko magagawa yun, i-screenshot ko yung tao. Ang bakit si Totoy Bibo, ilalantad ko ba yung mukha niya? Sabihin ko, mga kapatid, ingat kayo dito. Gagawin ko ba yun? Parang sobrang disrespectful naman para kay Totoy Bibo. No, parang inano mo yung pagkatao niya, no? Parang ginawa mo siya. Parang, di ba yung ganun yung ginagawa sa mga ano, yung minsan yung mga nagnakaw, ganun, di ba ganun? Parang shaming. Public shaming, di ba tawag doon? Yes, oo. Shaming. Parang kalalabas mo pa nga lang eh. Di ba? Tapos kaya ganyan-ganyan ka. Dapat laylo ka muna, magpalamig ka muna. Bago ka... Kasi mainit talaga siya pagdating sa ganyan. Yung asar, debate. Oo, debate. Oo. Yung kasama natin, pinost niya doon, mukha nung kasama natin yun.
at oh. real name niya yun. Tapos ang naka-caption doon, ito po mga dummy account. Dummy account. Eh yung unang-unang picture doon, hindi naman dummy account eh. Totoong account niya yun eh, personal eh. Mm. Nako, sabi ko nga kayo. Kasama yun. Sino yung pinost niya, boss? Sino ba yung pinost niya? Puntahan mo na lang. Ayoko banggitin yung pangalan. Pero, oh, sige. Babae, lalaki to. Sino? Babae. Ah, oo, oh, kilala ko na. Okay. Diba? Sabi ko, pwede mong demanda to. Ano ba yung pwede, napag-usapan natin? Defamation ba? O ano? Oo. Yung pwede na. Yun. Depende kasi yun. Diba? Kung ano yung effect sa'yo. Parang nag-encourage ka ng hate sa kapatiran. O, at palagay mo na nagko-comment siya, ginugulo yung page mo, or kine-question ka, edi i-delete mo, di ba? Or i-block mo nga. Which he did. Pero, para i-post mo pa, yung muka, di ba? Unethical. Even sa social media, di ba? Ayun lang, Brad King, kung nakikinig ka, eh... Tsaka wala na ba silang ibang sagot kung hindi block, di ba? Ayun na lang ba talaga yung response? Issue. Ayun na nga. Ito nga, may nag-post sa Reddit. Ang King Cortez noon na parang leon, naging parang kuting na ngayon. Sablay ang statement mo yan. Lalabas sa panahon ni Bes, maling perspective ang debating ginawa niya para sabihin mong naturuan ka ni KDR ng tamang perspective ngayon. Tinuruan ka? Huwe. Anyari? Pasok sa Reddit, King. Kasi, mahilig sa debate. Ngayon, ayaw na niya ng debate dahil natuto na daw siya ng bagong perspective. Kasi yung ginawa ni Bes pala noon, puro taltalan lang. Walang kabuluhang kapuusap. In-invalidate. Eh, siya yung numero unong nakipag-debate. Baka non-available yung debate sa panahon ngayon. Kaya takot na siya. Lahat naman daw available, sabi. Ayan, sabi ng isang abogado. Kasi meron din tayong data pack na abogado. Just in case na meron tayong may maghapla sa atin. Kala nyo ah, meron din kaming legal team. What pala? Oo, tayo ang tunay na iglesia eh. Iglesia ng Diyos. Member Chapsuy. Chapsuy gulay, diba? Malakas tayo kasi gulay tayo eh. Oo. Oh. Diba? Healthy. Nakasasalan siya. Mapatay natin sila na nabubulot na kamatis. Oo, oh. Sige. Subukan nyo. May legal advisor din kami. Ayan, eto naman King, commentary lang to. Mahilig ka rin naman mag-comment, di ba? Bantay kasaysayan nga siya eh. Meron nga, nakikipag-debate din pala siya. Pero hindi ay, oo. Sabi niya. So lalabas, ibang topic lang. Debate pa rin. Nakikipag-debate pa rin. Ibang nga lang, hindi na sa Biblia, hindi sa mga kasaysayan na yung kanyang topic. Yun pa rin yun, diba? Pwede. Taltalan, hindi sa arena ng Biblia. Ganun lalabas. Sanlibutan. Sa tungkol kay sa mga bayani, ganun. Diba? Yung kay Bonifacio. Alam mo, hindi ko nga alam yan dati na mayroon palang nagde-debate about history. Akala ko ang history is always the same. Na ito, ganyan, nangyari to. Pinagtatalunan din pala yan. Visit na yan, di ko alam. Oo, kasi meron kasi ibang mga historian na merong nagsasabi na meron kasi silang mga claim din eh. Na ganito, tapos iba naman yung iba. Iba yung mainstream na paniniwala. Merong gusto magpasikat, ganun. Ganun, kaya nagkakaroon ng pagtatalo regarding na isa, mas marami daw siyang alam, ganun. Kami mo pa siya sinusulat ng mga libro-libro na tinitinda, di ba? Ganun yun eh. Ang weird lang. Kasi history lang naman yan. Hindi naman yan ikaliligtas. Tanungin nga natin to si Bad Charlie. Bad Charlie, kilala mo ba si Bad King? Naabutan. Kailan ka ba naanig?
2040 lang ako na ano, nakita ko lang yan sa video. Buwan nung no, ako nag-i-invite ng mga dudoktrinahan, nakita ko yung video na yan dahil napabarkada rin ako sa mga debater. Kagaya nila yung mga hindi naman kilala na nakikipag-debate sa mga Totoy. Ibang relihiyon. Nakita ko yan si Brad King. Sabi ko sana mag-meet kami ito para makakuha ko ng ano, technique sa pag-debate. Yung pala, ang ano talaga dyan, talaga kailangan magbasa ka ng Biblia. Basahin mo yung Biblia para may labang ka sa ano. Kumbaga sabi nga ni Brad Eli, para hindi ka maubusan ng bala, kailangan ibusog ka sa pag-aaral ng Biblia. Kung babasa ka lang ng isang talata, makakita ka na nag-post na gano'n, atakay mo agad, aba, baka ikaw ay maipit. Kahiyahaya ang iglesia. Kaya nung nakita ko yan si Brad King, doon lang sa video, hindi ko po nakita ng mukha niya. Ay worry ko sa ako, pagka-alib ko ng 2014, hindi ko lang alam kung si Brad King ay nasa MCGA pa nung panahon na yun. Medyo ano na siya niyan, hindi na siya ano, pagkakaalam ko, hindi na siya doon. Kung nga po narinig yung pangalan niya eh, mula nung ako'y maanib, nung time na yon, hindi ko na siya nakita, na narinig, na aktibo po ba siya sa MCGI, mga ganun po. Basta sa video ko lang siya na-meet. Ito yung mga pinost niya. Ayan, nako. Mag-ingat din sa mga ito. Para bang ano, wanted, parang ganun. Wanted. Mga notorious. Oh, grabe. Ganyan na ba ang pakikipaglaban? Ano masabi mo ba, Charlie? So dati proud na proud si Brad Eli sa kanya dahil nakipagdebate siya, nanalo siya. Tapos ngayon, ayaw na niya kasi daw iba na yung era ngayon. Siguro Aral, kaya lang nasabi yan sa ngayon. Dahil wala na si Brad Eli, wala na yung tigapagtanggol eh. Wala na yung unang humakagahanga niya. Parang ganun. Kaya medyo naglaylo siya. Pero yung aral ng pakikipagdebate, hindi nawawala yun. Dala-dala pa rin niya yun. Siguro naglaylo lang siya dahil maaaring kumo siya ngayong nagtagumpay sa bakbakan nila ng IAC, parang ang feelings niya pa, parang wala nang lalaban sa kanya, parang gano'n. Kaya iniba na lang niya yung kanyang, kumbaga attitude sa, gaya nga na sinabi niyo kanina, iba na mga pinapost niya. Eh, tungkol naman doon sa pagpapost ng mga sinasabing mag-iingat kayo dito, hindi naman dapat yon. Kasi lumalabas na ano na yun eh. Foul na yun eh. Debate na. Hindi na tama yun kasi pa harassment na yun eh. Parang sabi mo nga eh, parang wanted mo ng... Parang napakasama. Oo, pag sinabi mo mag-iingat ka tapos may picture kang inilabas, iba na yun. Teka, bakit pinaiiwasan ito? Ano ba mga karakter ng mga taong ito? Yung mga ganun. Hindi mo maiisip na mag-isip yung mga makakita nun o makakabasa. Ganun. Dapat, kung meron tayong karunungan na ibinigay sa atin, pagyamanin natin yun, hindi sa ganun kaparaanan. Ganun po dapat yun. Oo. Actually, ako, meron din ako eh. Wanted pa nga eh. Hindi pala wanted ang nakalagay doon. Babala, parang ganon, babala. Babala. Oo. Iwasan daw si Broccoli TV. Tapos kulay red pa. Alam mo yung parang wanted? Hindi naman ako yung merong CIDJ na t-shirt na orange, di ba? Ay, nako kayo. Hindi ko na lang babanggitin si Will Jackson dahil siya yung nag-post. Oo. Kasi dami ako. Baka Will. Will pala. Will Jackson, best friend ni kapatid na Togi. Kapatid na Will Jackson.
Kaya nga. Ayun. So, tama. Ampi, sige. Ayun, so, putya, sana hindi ko makalimutan sasabihin ko, pero yun nga. ang ano dyan, may nakita ko yun, nandun sa, ano may sa new tab mo yun. Nung nakita ko yung, parang kapatid din ba yung pinost nila? Nakakita ko lang eh, after, ano lang, a few seconds ago lang eh. Yun. Dapat hindi nila pinupush yung pati yung kapatid ng mga nagpo-post ng mga verse. Dapat hindi nila ginagawa yun. Si King Cortez na din niya ginagawa yun. Pati yung mga kapatid na napapahiya sa kanya. Parang nakita ko dyan kanina, pinost mo kanina. Kasi lantad na lantad yung pangalan. Kagaya nga sinabi niyo, no? Kasi ako, nakikipag-debate rin ako. Ilang beses din ako naipit, ilang beses din ako nanalo. Pero naglalayo na rin ako. Kasi alam ko, may chance sa pag ikaw nagyabang, tatamaan ka ng karma eh. Tatamaan ka ng karma. So ayoko naman mapahiya. Kasi dati kasi buhay pa si Bes eh, kaya matatapang sila. Ngayon wala na. Hindi wala na rin yung tapang kasi parang nawala yung pinamatapang. Mm-hmm. Na ano sila, naging humble na. Ayun. Nakakamanga naman si Bes, kaso minsan kasi pagka yung sobrang angas, wala na sa tamang ano, hulog, eh ang pangit naman nun. Napakapangit nun. Oo. Nakalimutan ko na naman yung sasabihin ko, pero yun nga, basta pag ang pakikipagdebate kasi minsan, di ba ako, kunwari makikipagdebate ako. No? Ang ginagawa ko naman kasi, ano, titignan ko muna kung saan ko siya pwedeng lusutan yung kalaban. Inahayaan ko muna siyang maglagay ng idea. Tapos sa idea na, doon ko siya mismo papatayin. Doon sa mismong idea niya na siya mismo nagsabi. Para babalik sa kanya. Kung mag-mirroring lang, mirroring. Balik mo ito. Oo. Maganda rin naman pa yung pag-debate kasi... Yan lang. But kasi Charlie, iba, wait lang. Ay, naka-open pa. Pala. Pamit. Sorry po, sorry. Pumasok yata si Bad King, oh. Huwag ka nang mag-podcast pag wala kayong alam. Siya ba to, Brad Ewell? Saan to galing? Sablay pag ako sa mo. Nakita ko lang eh. Nakita ko lang niya sa... Paano to nakapasok? Nasa loob. Si Brad King, nasa loob. Kaya nga sabi ko, nasa loob. Narinig tayo. Ba't di siya magsalita para ma-explain niya yung sarili niya? Diba? Yun na nga. Yun lang dapat magsalita siya. Oo nga. Sabi ni Yuwil, pasok ka na lang sa podcast. Nakapag-chat siya eh. Oh. Ibig sabihin, matapang talaga si Brad King. Oh, willing siyang mag-chat. Kaya lang, supply daw pag akusa ko. Weh. Binasa ko lang naman yung Reddit. Wala naman ako inaakusa. Oo. Oh. Kung gusto mong i-explain yung sarili mo, edi magsalita ka na lang dito, di ba? Open naman tong podcast. Ngayon yan, ngayon ba to? Oo, ayan o, 10 minutes ago. Hindi ko napansin. Nabasa ko na una pa yan. Nabasa ko na yan, broccoli. Ganyan talaga ang tao pag nakakakuha na medyo katapat niya, ganyan ang mga sasabi kahit walang dahilan na may babato. Ganyan po talaga yan mga naging karanasan ko din yun eh. Nagigilty. Guilty, mga ganyan. So, tumdam mo naman eh. Kung didiwaan mo eh, bakit ka sasalang ng tapos magsasalita ka ng gano'n. Kung wala kayong alam, huwag na kayo mag-podcast. Pwede sumali ka para magkaroon kami ng kaalam. Baka kami makakuha sa inyong karunungan. Ganun dapat. Oo. Saka ano yung ako sa, ano yung pinag-akusa ko sa kanya. Lahat ba ng sinabi ko, ano, accusation, eh sabi ko lang naman, nag-post siya, pinost yung pangalan, yung muka. Totoo ba yan? Hindi. Totoo. May screenshot. Diba? Ano bang accusation? Wala naman. Nakulong naman talaga siya, Nakalaya siya, Tapos sabi ko, mag-laylo siya muna. Wala naman akong sinasabing masama sa kanya. Totoo naman yan, di ba? He can join us and explain himself. Baka maging gulay. Baka ayaw niya sa totoo, bro. Hindi, kasi baka marinig ang kuya. Bawal na kasi. Ano siya? Hindi, pwede naman siya mag-ano ng pangalan, ibang pangalan lang. Gawa ka ng podcast. Di ba? Nung sarili mong podcast. Sagutin mo kami. Ganun lang naman yan.
Saka ano naman tayo, hindi tayo pwede hatulan. Ang Diyos ang nahatol sa atin. Diba? Oo, oh, saka hindi naman tayo nagmumura dito eh. Hindi naman tayo yung palamang. Wala. Hindi naman, naman agresibo sa atin eh. Wala eh. Kaya nga, mabait ka naman. Ikaw yung leader namin dito. Ikaw yung nagbibigay ng, oh sige, turn mo. Ikaw turn mo. Ikaw turn mo. Ayos naman yung pakikipag-usap mo. Yun. Si ano nga, si Totoy Bibo nga, tapang-tapang, di mo nilalabas yung mukha. Diba? Oh. Eh, kung inilalabas mo yun sa'yo, yun, napakatapang mo, pero kalmado ka lang. Diba? Oo. Oh. Dapat ganun lang din. Mm-hmm. Saka sino ba naman ako, naman tayo kilala. Diba? May nanonood sa atin, pero wala pang 1,000. Oo, oh, pero magiging kilala tayo soon. Isingat tayo soon. Hindi lang natin sa atin. Wala tayong binibintang dito. May binintang ba ako? May narinig ba kayong bintang? Wala. Wala, di ba? Wala, wala. Wala nun. O, tanongin natin, Beth, kung meron. Walang ganun. Walang ganun kapatid. O, sabi niya, wala nun. Wala nun. Mali ka rin. Ano? Exactly. Baka kaya ganun, ikaw may podcast siya, wala. Oo. Eh, oh, si Yuli nga, ini-encourage ko si Yuli mag-podcast din. Eh, wala. Hindi rin natuloy. Ewan ko ba? Oh, Brad King, mag-podcast ka. Oh, maraming board eh. Oh, sagutan oh, tayo online. Oh. Ito na nga eh, may chance ka nang mag-explain dito. May link dyan. Oh. Diba? Maganda rin Bukol eh, kung halimbawa yung kagaya nung issue dun kay Yuli eh. Dapat sagutin din nila yun eh, di ba? Pero hindi nila sinasagot eh. Ewan ko lang kung bakit ano na nangyari doon sa kanila. Bakit parang nawala na yung issue na yun, Broccoli, di ba? Parang nag-subside na. Parang wala nang nangyari. Doon sa sinabi din ni Yuli na, ano, na meron siyang ano, huling habilin. Pasabog. Nawala na yun. Huling habilin. Pasabog niya. Wala na. Wala na. Ilang, isang taon na ba yun, Broccoli? Puro, ano, wala pa. Wala na. Puro panlilibang kasi yung nangyayari. Kaya makakalimutan talaga yung mga issue. Oo, maraming dililibang lang yung mga tao. Parang wala na, parang no bearing na yung ano eh, yung mga issue ni ano eh ni Yuli, parang no bearing, parang wala rin nangyari dun sa kanyang Only pag-ibig yung tinuturo sa inyo eh. Mag-iisip ka pa ba ng mga issue? Pag-ibig lang. Oo. Saka, magparaya, ano, magparaya. Saka di ba may nag-post din sa ano sa Reddit about doon sa merong bagong pumasok sa Reddit eh, yung parang ini-expose naman niya yung mga katuruan naman ni Yuli sa loob. Ba na pasa mo ba yung Broccoli yung oh, MTGB basic ano bagong aral na. Yun daw ano, ang sabi doon sa ano, kung aliyon ko lang ha, pero sa akin para ako naniniwala ako doon. Na yun daw'ng bagong turo ni Bes about sa bagong to sinasabi ni Ulysses na yung kung sino yung dakilang Babylonia na nasa Apokalipsis. Opo. Kasi for many years kasi ang tinuro-turo ni Bes diyan sa mga pulong, sa mga Bible study, Bible exposition, ang pinapatungkulan niya dong ano yung sino yung dakilang Babylonia, yung Katoliko, kaysa Katolika. Tsaka yung 666, yung Papa sa Roma. Pero before siya mamatay, ay binawi niya yun eh. Binawi niya yung ano na yun, yung araw na yun eh. Ano, oh, binawi niya, tapos nag-ano pa nga siya eh. Parang nag-apologize pa nga siya doon sa mga pari daw, sa mga nasaktan daw kasi hindi yung tinuro daw niya na yung Iglesia Katolika, yung Dakilang Babylonia, tsaka yung 666, yung Papa. Binawi niya yun bago siya mamatay. Ngayon, hindi na natin alam kung ano ba ang bagong turo ni Bes, kung sino na ba ngayon yung kanyang stand na kung sino yung dakilang Babylonia. Ngayon lumalabas doon ay kung totoo yung nasa Reddit, ang sinasabi daw ni Yuli, yun daw ano? Judaism? Judaism yung Judaism. Ah, talaga? Sabi ko, ano naman kaya tong ano na to? Baka siyempre alam naman natin, 'di ba, malapit si Bes at si Yuli. Baka merong naibulong si Bes kay Yuli na hindi naibulong sa iba, di ba? Ganun naman talaga yon. Baka yun ang nasabi niya. Kaya sinabi din ni Yuli na yun ang hiwaga na yun palang Judaism na
napakatandang relihiyon na yan, di ba? Nauna pa yun sa Kristyanismo. Yun pala yung dakilang Babylonia. Yung ano, alam standard niya. Alam niyo ko yung binalang. Ano ba ba yun? Ito. Oo. Ano ba yan? Ano sabi kasi ito eh? Sabi ko, like ko sinasabi, we're all bored. O, bakit ba tayo nagpo-podcast? Bored tayo eh. Kung bored, marami tayong ginagawa, edi wala tayong time sa ganito. O, si Brad King, o, nagde-debate siya. Bakit? Eh, passion niya yun. Saka bored din siya. Kung marami siyang ginagawa, hindi naman siya mag-aaksaya ng panahon sa ganon. Ayan. Pero, ang ito nga kasi, parang may trend kasi sa isang religion o samahan na yung umaalis doon, lumalaban. Ano ba ito? Member ng MCGB. O, nagsasalita siya ngayon, laban dun sa leader nila. Oo. O, kay Yuli. O, although, hindi niya sinasabing leader siya. Pero lumalabas, ganun daw ang title niya doon. Nangyayari. Oo, nangyayari. Kasi may nagtuturo sharing. Nagtuturo na rin siya eh. Oo. Nagtuturo. Parang nangangaral na rin siya in a way. Tapos, ano, kasi siyempre, yung mga member dyan, kaya yan sumama sa kanya dahil siya yung nakikita noon talaga evidently na kapag mayroong pagkakatipon, may mga pasalamat, tsaka mayroong pang mga video-video, mga concert-concert na nandoon doon talaga siya, kumbaga dikit talaga na hindi undeniable yung pagiging dikit niya sa kasi kay Bes. Kaya kung sino man yung sumama doon sa organisasyon na yan ni Yuli, yun ang naging ano nila, sandiga na may naitawid si Bes kay Yuli na karunungan. Yun ang inaasahan nila dyan. Kaya nga sila sumama dyan eh. Biro mo, bakit ka sumama dyan? Bakit ano ba yan? Diba? Nairo naman si KDR o Bilabol naman. Bakit ka ayaw mo kay KDR? Dyan ka kay Yuli. Kasi nakita mo nga siya noong time na buhay pa si Bes na dikit na dikit yan. Oo. Oo. Siya lang talaga. Tsaka siya yung ano, kung ano nga, siya nga yung pinakahuling nakausap, diba? Before na lagutan nung ganun. Kaya ganun nga yan ang nangyari. Then sa MC, ayan, eh biro mo yun eh kung ano-anong meron pa lang mga hiwaga na sinasabi siya, di ba? Mga ano daw contradiction daw doon sa kay KDR ganun. Tsaka ang inaasahan ng parang ang nangyari din sa mga member na yan, parang merong lumalabas na parang hindi talaga ano si lapat yung loob ni Kate ni Bes kay KD, 'di ba? Yun ang lumalabas doon eh. Kasi ano eh bakit nag-faction sila, 'di ba? Yun ang sinasabi, yun ang version side ni Yuli, 'di ba? Normal, kaya, normal nagkakatatlong bahagi. yung ano diba? Nga eh, 'di ba, Broccoli, yung tinatawag na schism. Schism, di ba? Schism sa Katoliko, nangyari din yan. Great schism, di ba? Sa Iglesia Katolika, nangyari yan. Sa Iglesia ni Cristo, ganun din. Once namatay kasi yung ano, parang pinaka-leader, nagkakaroon talaga ng pagkakabahabahagi yung ano, kay Nicolas Perez, di ba? Yung ganun din, nangyari. Nagkahati-hati din. Yan talaga, natural talaga. Kasi isa, yun nga sinasabi ko, Broccoli, por tao lang kasi yan yung religion. Por tao lang yan. Kaya, mga tao lang din yan. Dito sa atin, pwede rin may mag-aklas. Mahati rin tayo sa tatlo. Yung gulay, sinapchap sa tatlo. Diba? Meron nga isa, diba, yung ano? Yung si ano, yung sinabi niya na ano? Alam ko yan, kilala ko yung mga yan. May mga Discord yung mga yan. Diba yung yung ano, Pinos dito, yung nagreklamo siya na, ano, alam ko yan. Oh, si ano, yung sa Reddit siya, ano siya yun, ano siya, tumiwalag siya, Broccoli, sa Reddit. Member siya dati nung Reddit, yung siya, ano, Reddit ba, yung ano, X and Closet ad. Tapos lumabas siya, even though, ano niya, sabi niya, binurgar niya, huwag kayong paluloko dyan sa mga yan, may Discord yung mga yan. Tapos sila-sila lang nag-uusap doon. Ganun. Yung ganun, di ba, may ganun talaga na parang ano, hihiwalay na diwa, ganun. Oo, saka, di ba, pinaparatangan tayong tik-tik. Sa atin, meron din tumitik-tik. Oo, naminik-tik. Ganun diba? Nga, ganun na nga. May trend talaga sa mga kulto. Kasi tayo, kulto rin tayo. Message. Member.
pero aminado tayo, 'di ba? Yung iba kasi dinideny. Dinideny. Tayo kulto. Ramen. Kaya actually, natural lang din na nangyayari talaga yan, Brocoli, sa samahan ng mga pantao. Kaya sa isa naman, di ba, sa mga team, sa mga basketball team, sa kumpanya, di ba, merong mga pirating, di ba, yung pinapirate yung isang, nagde-divulge ng mga corporate secret. Yan. Nangyayari talaga yan kasi samahan ng tao yan. Hindi naman kasi yan, yung parang divinely na talagang, yun nga ang sinasabi ko, Brocoli, di ba, yung sinasabing plan, di ba, tamang-tama yung yung topic ngayon. Plan, kung talagang plano na ng Diyos yan, dapat lahat ng mga nangyayari dyan, alam ng Diyos at kumbaga siya talagang ultimate na may pananagutan dyan kung anumang nangyayari sa isang bagay, di ba? Kasi nasa plano pala niya lahat yan Di ba? Kung yung isang tao mapapahamak, yung isang tao magta-traitor, yung isang tao lalaban sa aral, lumalabas. Kung plano pala ng Diyos yan, di nakatadhana na siya dyan dahil nakaplano na lahat. It's all part of God's plan. Yun, di ba? Mm-hmm. So kung... Sige, you will. Ikaw muna. Go. Ayun, pero ang tanong lang dyan, kung meron naman pala talagang plano, ba't meron pang intervention? Ha? Meron pang divine intervention? Oo. Kumbaga, planado na pala. Planado na pala, tapos bigla kang i-entra. Ikaw naman yung nagplano nun. Oo. Parang... Absurdo. Hindi, may plano siya. Halimbawa, balik tayo sa Genesis. May plano siya, tapos hindi niya, parang sumablay. Di ba, ang plano niya is maayos yung buhay ng mga tao. Tapos may nagtaksil, may natukso. So, parang sumablay yung plano niya. Tapos nagsisi. May nakasulat pa, nagsisi siya. Di ba, may ganun. So, hindi nasunod yung plano. Ba ano pa Brocoli, 'di ba? Nagplano siya tapos pumalpak doon kay Adan. Tapos 'di ba ang pinaka some sort of a correction kumbaga 'di ba nag-erase ka Brocoli. 'Di ba yung pinabaha niya sa panahon ni Noe? erase. Inerase niya kasi masamang-masama na daw yung una naman. Oo. Naman. Oo. Inerase niya yung mga sangka inerase niya ang sangkatauhan kasi masamang-masama na daw. Ngayon, after na nalipol yung buong sangkatauhan, nagsimula ulit dun kay Moses, kay Noe, di ba? Yun yung umpisa agad. Pero, after naman kay Noe, hindi naman natapos yung kasamaan. Mas sumama pa nga, di ba? Ganun pa rin, sayang yung reset niya. Palpak pa rin, di ba? Oh, yun ang sinasabi ko. Oh, tapos yung kay Lot, palpak din. May, Lot, iba din. yun na nga. So, tignan mo tong mga nagde-debate sa TikTok. Pinagtatalunan nila, yan nga, yung ahas. Sino ba daw yan? Si Satanas ba daw? Yan ba? Literal na ahas. Maganda rin ang debate, guys. Tingin ko. Although, tartalan talaga siya. Pero kung gusto mong makita yung talagang yung katotohanan, may magandang naidudulot din yan. Diba? O, King, sabi ko sa'yo tama tayo na okay din ang debate. Kung maayos na debate, hindi yung sigawan. Dahil lumalabas yung katotohanan. Di ba sa abroad, ganon? O, maayos yung debate nila. Tapos ang hindi yung showdown. Hindi showdown. Hindi showdown. Oh, kasi may nagtanong, Toto Ibibo, literal ba yung ahas o hindi? Di sabi ni Toto, saan ka ba naman nakakita ng ahas na nagsasalita? Sabi mo sa akin, literal ba yan o ano? Nakukuha mo na rin yung boses ni Nakukuha mo na rin yung tunada mo ni Totoy. Oo. Hindi ko namamalayan, fanatic na ako kay Totoy. Asan ba yung soundboard ko? Bakit ba naninira kayo sa LGA? Ba't ba naninira kayo? Tanong ko lang sa inyo, nakainom na ba kayo ng gamot sa high blood? Ayan, may pangalawa pa. Yung tanong ko lang sa inyo kung nakainom na kayo ng gamot sa high blood. Ayan. Hindi kaya ako nalilin lang ni Satanas?
Ayun ang brokoli. Diba? Kasi di ba si Satanas ang pinaka matindi sa lahat na manlinlang. Oh. How do you know? Oh, how do you know na ikaw pala ngayon ay nalilinlang din ni Satanas yung sinasabi niya. Sa ako ng Biblia, di ba? Kung totoo si Satanas, siya ang pinakamagaling manlinlang sa lahat. Di ba very clever na technique niya na gamitin din yung Biblia at kumuha siya. Malay mo, si Satanas pala ang author ng Biblia. Oo, diba? Pwede. Oo. Para kanya i-deceive na yung sinasabi nga doon yan sa ano Pagkatoli na yung bad guy, akala mo yun ang good guy. Oo. Parang yung pastulo. Oo, diba? Akala mo kasi nalilin lang ka ni Satanas eh. Kasi sabi mo, si Satanas, napaka makapangyarihan. Nililin lang niya lahat ng tao. Siya yung pinaka-greatest deceiver. Sabihin yan, baka ikaw din na nagsasalita, nangangarga, natiteksto ka dyan, baka nalilin lang ka rin ni Satanas. Kaya sabi nung sagot, ka. Hindi. Kasi anong talaga yan? Pag naiisip mo, pag nililin lang ka ni Satanas, parang sa palagay mo, ikaw ang tama. Oo, pwede tayo. Oo, yun. Nadali rin tayo. Kasi ako hindi ako niniwala kay Satan. Oh, baka nga di na dahil lang ako na meron pala talaga. Oo. Mandaraya talaga 'yan. Alam niyo yung sa TikTok na 'yan, naku, grabe. Yung isa sinabi, ikaw yung 844 ng 1. Kayo sa inyo amang diablo. Tapos sabi nung isa, yung kalaban niya, hindi, kayo yun. So, kahit sino sa kanila, pwedeng gumamit ng talata, depende sa gusto nilang palabasin. Kasi pwede mong i-claim na kayo yung may-ari nung kayo yung tama. Walang katapusan eh. Although, lumilinaw din naman pag may debate, ang nag-judge lang talaga yung nakikinig. Diba? Oh, kasi ang purpose kasi ng debate kasi ginagamit na yung debate sa sa mga pag 'di ba yung gusto mo merong mga legislation locally sa para sa mga batas na tao. 'Di ba merong debate yan sa Kongreso, sa Senado para malaman talaga kung ano ba yung pros and cons. Kasi kung halimbawa ang batas hindi dumaan sa debate, hindi nakita yung pros and cons, baka pag na-implement yan ipapalpak yan. Tsaka instead na makabuti yan sa mga tao, makasama pa. So, yan din ang isa sa magbuting bunga ng pakikipagdebate kung gagamitin sa maayos. Kaganyan sa legislation. Ako, sangayon ako kung magdidebate kayo sa legislation. Kasi, ipapatupad yan sa mga tao eh. Pero pagdating dyan sa Biblia, na para bang brokoli, patutunayan mo na kayo ang tunay na iglesia. Ayon sa Biblia, anong makukuha mo dyan? Buti sana pagkatapos, ma-convert mo siya. Hindi rin naman eh. Di ba? Parang nangyayari pa niyan. Parang, pasigawan lang kayo. Tapos, sabi nga nung, di ba, may naging guest tayo dito eh. Halimbawa, granting, natalo mo ako sa debate kasi mas magaling kang sa Biblia, mas magaling kang sumigaw sa akin, mas magaling yung boses mo. Ngayon? na ngayon? natalo mo ako. So, ngayon? what's next? Hindi mo rin naman ako papamember dyan. Anong nakuha natin? Wala. Para lang nagsagay lang tayo ng boses. Ganon. Pasikatan lang. Walang resolution. Oo. Ego lang ang natin dyan. Para bang, lang nangyayari kasi sa MCJ. Para noon, lalo na nung time na kainitan pa ng mga diba-debate, ego lang yun eh. Yung pagalingan kayo sa debate, patingnan niyo yung kagaya nung debate na yun ni King. Ang sa assessment ko lang doon, yung nakadebate lang kasi niya na ministro doon, hindi naman yun talaga yung mga magagaling makipagdebate sa INC. Ang magagaling na makipagdebate sa INC, yung kagaya nila, ventilasyon Ramil. Yun. Kung Ramil yun ang nakadebate ni King, siguro bibilib ako. Pero yung mga ganun, kumbaga, may din kasi yan eh, bawat kagaya din sa MCGI. Hindi naman lahat ng ministro at mga manggagawa sa MCGI mahusay makipagdebate. Mm-hmm. May ministro na nga eh, parang hindi mo mapagkatiwalaan pagdating sa debate kasi mabagal masyado magsalita. Mga small fish, no? Small fish lang. Tsaka iba yung abilidad nila, hindi yung doon sa pagkikipagdebate.
iba-iba naman kasi ng ano yan eh, na timing lang yung na, ano ni King, nakasagupan niya yung kumbaga doon pang ano hindi small piece, pero kung gusto talaga niya makipagdebate doon siya, no, doon sa tatagang mga debater na inappoint ng mga iglesia. Yun. Parang doon pa ako sasangayon na medyo mabigat. Pero that time kasi parang na ano lang eh, na siguro na pasubo lang din yung ministro doon kasi siya ang nakalagay doon, di ba? Pero hindi naman talaga, wala siyang abilidad talaga sa pagkikipagdebate. Iba-iba naman kasi tayo din ng ano, di ba? Yung ano, yung abilidad sa ano, sa buhay, di ba? Eh, magaling siya magsalita. So, ganun. Oo. So yun nga, meron ding good na nakukuha from debate. Anong tingin mo dito, Ampi? Di ba, para hello, itanggalin mo mismo yung debate na sinimulan ni Brad Eli. Parang hindi dapat totally, completely tanggalin. Dapat meron pa din, but maayos na paraan. Oo, tama yun. Di ba? Tama, agree. Kasi ano yan eh, ang malubay na sagot na, basta yun, may verse na ganun, di ba? Ang malubay na sagot, nakakapawin ng pause. Di ba may ganun na verse? Tama yung sinabi ko. Kasi kahit naman sa conversation na ano eh, parang normal conversation lang. Kung magsisigawan lang tayo dito, walang mangyayari. Ganun yung mangyayari. Mm. So dapat, at least meron pa din. Although kasi, naniniwala ako na nataltalan ngayon. Pero depende nga sa purpose. Kasi may debate na maayos naman talaga. Oo. Diba? Sabi ni Pablo na yung iba kasi nagyayabangan. Nagyayabangan kasi iba pataasan ng iri. Ganun. Kaya kahit anong talino mo, kung wala ka naman pag-ibig sa pagsasalita, eh di bali wala rin. Puro ano lang na, puro yabangan lang. Parang magaling ka nga. Yun nga, sige. Pero wala rin. Bali wala rin. Kasi puro angas lang. Kahit hindi naman ano, usapang religion, ganun din. Doon yung pupunta yun. Ganun. So parang hindi ka professional, ganun. Parang ano kaya, kumbaga sa debater, marites ka yung nalabas mo. Debater, marites, ganun. Nalabas mo dun. Oh, it's either that or excuse na nga lang. Na hindi na kasi di ba, Broccoli, binago na nga ni KDR yung ano dyan, yung paliwanag dyan. Ano na daw, debate na daw na walang kibuan. Wala na talaga yan. Ito matindi. Padlon, meron din silang patawaran na walang kibuan. Alam mo ba yun? Ganun. Kasi, ganito yan eh. Sa pagkakatipon, nagpapatawad ang Diyos. Tama? So, dumali yung kapatid, dumali rin yung isang kapatid na nakaaway niya. Nagpatawaran na daw sila. Hindi na nila kailangan mag-usap. Silent treatment. parang naiintindihan ko yung sinasabi dun sa side ng kumbaga parang nakakatawa siya kung titignan mo, pero parang ang sinasabi niya doon is common sense to common sense, spiritual, kailangan magpatawad pa rin kayo kasi ano eh, parang wala rin ikagaganda eh. Parang common sense na lang, kaya nga tayo nandito para di ba maging mabuti tao, ganun. Parang yes, ano lang, pakiramdaman na lang, ganun. Pakiramdaman na lang. Hindi sila magpapatawaran. Logically, ganun. Pwede naman yan, pero para ituro mo yan, parang much better pa rin yung kakausapin mo yung kasalan. Tama. Diba? Na, may utang sa akin to. Hindi, okay na. Wala na yun. Para clear. Pocha, nakikita kayo sa, ano, sa lokal, may utang sa akin to. Naisip mo palagi may utang sa akin to. Yeah. Di nandun pa rin yung sama ng loob mo. Tama. Diba? Walang closure. Parang sinuba ako nito. Pero pinapatawad ko na siya. Di ba? Much better pa rin nag-usap kayo ng maayos. May closure. Tama pa rin yan. Tama po. Ay, nako. Back to zero. Kasi nung may nakaaway ako dito, ang lahi kasi yung mga nakakaaway. Kung marami yung kaaway. Kasi makulit nga ako, di ba? Pansin ako. Marami akong nakaaway. Pero hindi ko na rin kinaboy kasi minsan kahit anong salita ako, magsasalita ng kasinungalingan, hindi ka mananalo, hindi naman ako ganun katalito sa English. Yung iba dito, kaya magpalipit ng sitwasyon. Kalahi pa nila, talo ka. Yun na nangyayari naman sa akin dito. Ibang bansa kasi yung nasa lugar ko, syempre. Kaya ganun. Hindi ko minsan kinikibo pag ganun. Parang be nice lang ako, pero sa totoo lang, parang sa loob-loob ko, putangin, ayaw kong kausapin itong mga
Kumbaga wala nang galit sa puso, wala nang galit sa puso eh, pero parang lumalayo ka na lang, pero sila lapit na lapit para mga sirang ulo. Yan naman nangyayari sa akin, kaya minsan hindi ko naman kinikibo. Mga ano lang, umingitaan ko na lang, tapos bahala na yung juice, bahala na yung juice. Yun na lang. O, kung wala nga chance na ano kausapin mo, di sige, patawarin mo ng walang kibuan. Diba? Pero kung nandyan naman kay pareho, di ba? Pati nga yung ano, yung fasting na walang na may kainan, fasting na may kainan. May nag-debunk niya na ano eh, kasama nating manggagawa. Maling-mali. Kumain. Ano, hindi rin kumain yung nakasulat doon. Ay nako. Oh, fasting. Yung ano din, yung uli, yung parang ano, ang nangyayari kasi dyan, parang, diba, parang gusto nila na ano, parang disin. Pero pag ano kasi, broccoli, pag malaking-malaki yung kasalanang nagawa sa'yo, hindi mo, basta-basta magawa yun eh. Halimbawa, ramen. Oh, malaking sinuba sa'yo, mga milyones. Paano? Oo, oh, nastapan. Aba, nastapan. Ganyan. Kaya may mga ganyang ano, trina o ideology para maging kakaiba. Para ma-curious mga member tsaka yung mga prospect na ano, maaani. Diba? Oo. Para bumilib. Bumilib. Oh, bumilib. Oh. Bumilib. Oh. Para common siya eh. Oh. Meron siyang agenda na proselytize din. Ano? Proselytize yung ano, para makaikayat ng mga member. Parang ano din lang din yan, Broccoli, yung abuloy yan na ano, yung hindi kami tumatanggap ng abuloy sa hindi ka pananampalataya. Ganun din eh, parang reverse psychology. Ano parang silog lang din, parang trap yung, ah, tindi pala dito ah. Parang, tapos pag nag-abuloy ka na hindi ka pa bautisado, talagang ano, pipigilan ka, parang manggigigil ka, Broccoli, gusto mo mag-abuloy eh. Pero wag. Kasi kumbaga nanggigigil ka na. Eh, yun pala. Pag ano, naging member ka na dyan, ako, doon nalalabas yung mga ano, Broccoli. Ako po. Doon nalalabas yun. Ako po. Ayun. Ito pa isang point, ah. So, nagtatalo sila kasi hindi daw malinaw yung nakasulat sa Biblia. Yung, for example, ako at ang Ama ay iisa. Oh. So, sana man lang inexplain na doon sa sentence na 'yon. Anong iisa saan? Nawala yung ano, Broccoli, audio? Audio ko, wala po. Hello. Meron naman. Gumagalaw naman. Hello. Rinig niyo ako, 'di ba? Okay. Oh, you will. Oh. Ikaw lang yata, Badlon. Meron sa akin, meron. Oh. Ah, meron. Okay. Okay na. Ayan. Ito sinasabi ko, kaya nagtatalo yung mga tao kasi ano ba may nasulat, ako ang atang Ama ay isa. O, iisa saan? O sana doon sa the same sentence na 'yon, sinabi kung saan ba, sa gawa ba, sa pananampalataya ba, sa kalagayan ba? O eh hindi eh, parang hanapin mo pa sa ibang verse. Diba? Yeah. Yung sagot. Kaya nagkagulo-gulo. Parang kaya, ano, subject to interpretation palagi yung ano, parang hindi klaro. So, nagkakaroon ngayon ng puwang ng yung nagbabasa o yung sino mong pastor. Charger, andyan. Interpretation. 65% pa to. May charger ako dito. Huwag niyo malubuktan yan. Hoy, Ampi. Pwesto mag-charge kasi kinakabukto eh. Ampi, pa-mute naman mo na. Ang bira. Ang ingay mo. Diba? Ang nangyari kasi, ang labo nung nakasulat. Na, ano ba ibig mong sabihin dito? Oh? Ang sagot. Ganyan si Bess eh. Hanapin niya. Oh, basahin natin. Ang layo ng nilundag sa ibang aklat. So, parang yung nakasulat na sa liksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Hindi naman yun na ibig sabihin. Hindi naman yun talaga ibig sabihin. Pag inangat mo, hindi naman Biblia yun. Tinutukoy doon na saliksikin. O, di ba? Oo. Hindi magkukulang. Yun. Ang hindi magkukulang doon, yung mga about doon sa mga hayop. Hayop. Kailangan doon kasi yun para, di ba, yung isang sulat, iaagapay doon sa isa pang sulat para yun. Nakita mo yung
Ang nasa ano, Ecclesiastes ata yun. Yun ang... Oo, yun. Iaagap pa yung isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Kadahilanan. Yun ang nasa lipsa ano, sa Ecclesiastes. Oh, kaya yung iba, aliw na aliw. Ay, putya, alam mo sagot dyan. Ito, ha, babasahin ko. Diba? Oh, ganyan tayo lahat eh, dati. Parang ano kasi yan, Bukoli, yan ang mantra kasi ng ano eh. Yan ang naituro kasi yung mantra na yan, yung Bible only, yung Sola Scriptura. Fundamentalism yung ganyan eh. Yung ang pinakabatay nila dyan, yung unang Corinto 4:6 na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Pag once yung sinasamahan mong iglesia o church, eh ganyan ang kanyang paninindigan na dapat lahat ng mga bagay na kasulat ay ano yan, fundamentalist yan. Oo. Ibig sabihin, lahat yan na mga rules niyan, babasahin nila sa Biblia ayon doon sa kanilang interpretasyon. Kaya yun ang nangyayari sa MCGI, dating daan, sa Iglesia ni Cristo, SDA, Seventh-day tayong ano, yung saksi ni Hoba, yung ibang mga Baptist din, parang ano ang nangyari kasi diyan, parang pag ganyan kasi ang isang church, eh ano eh, parang nauuwi Brokoli sa parang masyadong controlling. O, yes. Pag ganun, fundamentalism, o, napakahirap niyan, parang ganyan. Tapos, kasi ang isa din sa mga trademark kasi niyan, Brokoli, sa mga fundamentalist na churches, is yung meron silang aral diyan na ano eh, yung pag umalis ka sa kanila ay ano ka na, takwil ka na. Hindi ka na maliligtas, ganun. Tapos meron silang ano diyan. Most of them ah, may mga pagtitiwalag. Tapos ano din Brokoli, meron silang disfellowship, yung bang hindi ka napapansinin na nagkakakustuloy ng ano yan Brokoli, mga psychological problems doon sa mga lumalabas, parang wala na silang kwenta, nagkakaroon sila ng ano, crisis sa kanilang puso kasi parang nawala na yung kaligtasan. Ganun 'yun pag umalis ka sa mga fundamentalist na iglesia na kagaya niya, yung parang sa Biblia lahat nila babasahin, ganun. Basa, parang... Eh, lahat naman kasi yan, lahat ng katwiran na yan, nakasulat sa Biblia, doon din nila nakuha na ito. Kaya naging fundamentalist kasi yung talata na ano, yung wag dadagdagan, wag babawasan. Pucha, dito lang tayo, dito lang tayo. Tapos may nakasulat din, ang Diyos hindi nakapagsinungaling. Apo siya, lahat siya, ano yan, okay lahat siya, hindi siya pwede magsinungaling. So parang circular reasoning. Circular argument. Argument. Circular reasoning. Oo. Doon siya, din kinuha. Bakit mo na sabing, sabi, bakit mo na sabing tama yan? Eh, nakasulat sa Biblia eh. Oh, meron bang sinulat na ano, na mali? May ginawa ba ang Diyos na hindi tunay? O, basa. Oh, doon din kinuha. Tapos yung isa naman na kalaban niya, ganun din, doon din kinuha sa Biblia. Kaya pareho silang nasa Biblia yung kanilang ano, yung kanilang sinasabi. Kasi pareho silang fundamentalist. Yun nga sinasabi Brokoli, no, kung talagang ang Diyos eh ano siya, sana nagpakita na siya, sabi niya, "Oy, oy, oy, wag na kayong mag-away diyan. Ito 'yan, itong tunay." 'Di ba? Parang siya na yung magre-referee para wala nang patayan, wala nang gera, 'di ba? Para ma-end na yung mga usapan na yan, eh hindi kasi nagpapakita eh, sad to say, ganun talaga nangyari. Parang kanya-kanya, maglalaban-laban, nagkakapersonalan na, tapos up to the extent, natatakwil mo na yung mga kamag-anak mo dahil hindi mo ka-membro, di ba? Ganun yun eh. Ayun na nga, kaya nga. O, pagdating naman sa plano ng Diyos, balik tayo din sa ano natin. Ito, share ko lang. Kasi itong lakas, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So nabasa to, so putya, anong gagawin natin sa buhay natin? Eh di ito, matakot ka sa Diyos, sundin mo utos niya. So parang nagkaroon na ng direction yung buhay niya dahil din sa kasulatan. Ito yung buong katungkulan mo. For me, hindi ganyan. Gawin mo yung what is necessary sa buhay mo. Hindi dahil nakasulat yun. Not because it is written. Diba? Ang buhay mo, ang direction ng buhay mo, it will depend on your daily decisions in life. Hindi yung may magdidikta sa'yo kung anong gagawin mo. Tama ba? Oo.
Ikaw ang mag-ano, ikaw ang mag, magbibigay ng meaning sa buhay mo, hindi yung galing sa kasulatan o galing sa deity, di ba? Yung sinasabi nga natin palagi kasi, di ba yung sinasabi nila, kaya ang nagbibigay daw ng purpose sa buhay mo ay ang Diyos at ang iyong utos, di ba? Kaya sila nabubuhay dahil sa utos, dahil sa aral. Eh, ano yan eh, parang hindi yun practical eh, kasi lumalabas ng bukoli, parang sunod-sunuran tayo. Parang lumalabas nun, parang alipin tayo na susunod na lang buong buhay natin. Wala tayong, kumbaga hindi tayo makagawa ng sarili nating purpose, di ba? Oo. Magde-depend yan kung anong mahalaga sa'yo. Anong priority mo? Family mo o trabaho mo? Doon iikot yung purpose mo sa buhay. Saan ka bang masaya? Di ba? Oo. Kung ano yung may value para sa'yo. Sige, you will. Tsaka hindi naman porket merong reference na ganyan. Dapat subject din siya sa ano, criticism na oo nga, nakasulat yan, nababasa natin. Saan kumuha siya ng authority? Ibig sabihin ba niyan, pwede bang mag-withstand yan sa experimentation, sa scrutiny, sa deduction, na porket nakasulat, eh ayan na yung batayan. Diba? Kasi kung lahat ng pagbabatayan mo yun, nakasulat, maraming nakasulat na hindi dapat o hindi na applicable sa panahon natin ngayon. Mm-hmm. Kaya mali yung pala na magbabatay tayo dahil nakasulat lang. Yes. Mag-isip-isip din. Critical thinking. Sige, Ampi. Ayan. So, masasabi ko, konektado to sa sinabi nyo na dapat may sarili kang way ng pamumuhay. Kagaya ng yung idadagdag ko dyan, converse lang din. Ang ano to eh, mga kawikaan, this is a East, versikulo 9. Ang puso ng tao ay kumakata ng kanyang nakad, ngunit ang Panginoon ang nagdutuwid ng kanyang mahakbang. So kung trip mo maging lawyer o doktor, bahala ka, pero use it wisely. Kung debater ka, gamitin mo yun sa tama, hindi yung mananakit ka ng feelings ng mga tao. Hindi yung mga atake ka, magpo-post ka ng ano sa FB, magpapaya ka, kagaya ni King Cortez, tsaka ni ano, Totoy Bibo, huwag ganun. Use it wisely. So may kapangyarihan ka, gamitin mo sa tama. Ganun lang. Pagaya ng sinasabi ni Spider-Man, yung quote niya? Nakakalimutan ko yung quote niya eh. With great power. Great power, yan. Comes from great responsibility. Parang konektado yun dun. Ewan ko, basta nanguhula lang ako ng salita ako, pero basta use your power wisely, yun lang masasabi ko. Pagka may mga ganyang klase ng bagay. Pagka may sarili kang choice sa buhay, o dyan ka magaling, gamitin mo sa tama. Kung talagang gusto mo maging magaling, maging tama, show it. Be a hero. Wag lang yung parang ikaw yung magaling. Ganun. Kasi nga, kung mapapansin mo yung mga superhero, di ba may maskara? Hindi naman sila nagyayabang din nila pinapakita yung sarili nila. Pero use it wisely. Yun lang. Hmm. O tama. Saka dapat hindi mawala yung pagkatao mo, yung human side, humanism. Kasi nakabasa kang Biblia. Pucha, ako tinutukoy dito. Di ba? Nasa side ko ang Diyos. Hindi ibig sabihin no, nahahamakin mo na yung kabilang side. Na, mali kayo. Ang nakasulat sa Biblia, ano yun? Dinggin mo, Israel. Hindi pala. Kalimutan ko yung talata. Na, parang ang nangyayari kasi broccoli, pagka ganun ang thinking, kagaya ng mga fundamentalists, parang na-adapt na rin nila, parang sila na yung bayan ng Diyos, tanging bayan ng Diyos sa panahong ito. Sila yung exclusive lang sa kanila yung sila lang nakikipag-usap ang Diyos. Di ba yun yung mga sinasabi noon ni Bes na mga kamare, napakapalad natin. Tayo sa atin lang ipinaunawa itong mga aral na ito sa mga tagalabas, hindi nila naunawaan. Parang magkakaroon ka kasi ng ano yan, para bang superiority complex, di ba, pag ganun. Di ba ganun din ang nangyari sa Israel, Bukoli, as a nation, para nagkaroon sila ng pride na sila lang yung tama, yung ibang mga lahi, mga inferior. Kaya nga, di ba, kung mapapansin mo doon sa Old Testament, doon sa mga panahon nila Moises, sa panahon nila Joshua, pinapatay nila yung mga, yung mga ibang lahi, yung ibang nasyon, na ginigera nila na baliwala lang sa kanila kasi mga inferior yun eh, kasi kayo ang bayan ng Diyos, kayo lang ginagabayan ni Yahweh, yung iba mga Diyos-Diyosa ng sinasamba, okay lang yan na lipulin, okay lang yan na okay lang yan sila na
ialipinin. Kasi di ba yung ano, Broccoli, isa din pala sa issue dyan, no? Maano lang tayo. Dahil, di ba marami nagsasabi, di ba sabi ng Diyos sa Ten Commandments na huwag kang papatay? Di ba? Huwag kang papatay. Di ba yun na nasa Ten Commandments? Eh bakit yung mga Israelita, pinapatay nila yung mga ibang lahi? No, eh kasi yun naman kasing utos na huwag kang papatay ng kapwa mo, Israelita. Yun yung Broccoli, yun talaga yun yung lahi nun. Oo, sa lahi nila. Huwag kang, halimbawa, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Kanino ka huwag magsisinungaling? Doon sa iyong kapwa Israelita. Huwag mong aagawin yung ikanyang asawa, huwag kang mangalo niya. Diba? Yun yung nasa Ten Commandments. Yun ay reflective doon lang sa kanilang lahi. Pero pagdating sa ibang lahi, halimbawa, yung mga Amunita, yung mga Moabita, yung mga Canaanites, pwede mong gawa ng ano yun, patayin mo, ganun. Kasi yung utos na yun, yung sampung utos, para sa kanila lang yun, sa mga Israelita, sa kapwa mo Israelita. Di ba? Halimbawa, yung slavery, Broccoli, yung sinasabing slavery, yung sinasabing indebted servitude na argument ng mga apologists, applicable lang yun doon sa kapwa Israelita. Yung kapwa mo Israelita, di ba, may utang sa'yo, pwede mo siya na magtrabaho sa'yo para mabayaran niya yung utang niya. Pero yung treatment doon sa alipin o sa slaves na galing sa ibang mga lahi, iba ang treatment doon. Pwede mo yung ibenta, pwede mo yung gawing, ano, pwede mo yung gawing, ano, pwede mong bugbugin nga eh. Pwede mong pagmalupitan, yun, ganun yun. Kaya yun ang sinasabi. Kaya yun ang nangyari, Broccoli, sa mga exclusivist na mindset, kagaya na nangyari dyan sa Israel na sila lang ang bayan ng Diyos. Tapos ngayon, may mga iglesia ngayon sa panahon nating ito, nagki-claim na kami lang ang bayan ng Diyos sa panahon ito, wala na sa Israel, di ba? May mga ganun. So, nagiging ano din, mga matataas ang pride at nilulook down nila yung ibang mga samahan, yung mga tao na wala sa kanilang iglesia, ganun. Oo. Sabi nga, Brad Totoy, meron pa bang iba? Ampi, may sabi nga ba? Naka-raise hand ka? O kanina pa to? Ay, sorry, ano, hindi ko lang nababa. Kanina pa yan. Nangangawit na ako, sorry. You will, may nag-raise hand kanina. Ayun, naano ko lang, nabagdag ko lang. Katulad nung ano kanina, yung paksa kanina, diba? Yung pagkatagalabas yung mandaraya o nandadaya sa'yo, huwag kang padaya. Pero kapag kapatid o sila, yung mga, yung mismo mga kapatid, eh ano ka, padaya ka na lang. Para mapaka-exclude. Ah, ganun ba? Pag sa loob, pwede kang dayahin, padaya ka na lang. Pero kapag tagalabas o yung masama na mismo, eh bawal, huwag kang padaya sa mandaraya. Pero kapag sila, padaya ka na lang. Yan ba ang pakta kanina? Hindi pa ako dumadalo. Namaya, titik-tikan ko sila. Exclusivist, ano yan, eh? Exclusivist mindset, eh. Pag tagalabas, okay lang gawan mo ng ano, di ba? Tapos pag kapatid mo, parang bias ka na, hindi gagawa ng ano. Pero ano yan, eh, kumbaga Broccoli, meron din yung ano, yung ano, preservation ng kanilang lahi, ganun yun, yung pagtuturo dyan. Preservation ng kanilang lahi, okay lang na patayin niyo yung mga nasa kapitbahay niyo, mga ibang bayan. O kayo, huwag kayong magpapatayan. Bawal kayong pumatay. Bawal mong patayin kapwa mo, Israelita. Oh, feeling special nga kasi. Ang mangyayari dyan, sa loob, dyan magkakaroon ng kabulukan. Kasi, putya, bawal magdemanda dyan eh. Aabusuhin yan. Pag umutang, pwedeng hindi nabayaran dahil... Diba? May utos din na padaya ka na lang. Padaya. Magkakaroon ng kabulukan sa loob. Tapos sa labas, magkakaroon ng equality. Oh. Yan ang dangers ng ano, ng mga nakasulat dyan. Nakatakot. Eh, yung ano, Broccoli, it seems like no, yung parang talagang ano, nung papansin mo yung parang yung mga iglesia na ano, parang nakiklaim sila na sila ang bayan ng Diyos. Diba? Lahat ng mga ganun, sila lang daw ang bayan ng Diyos. Parang nire-replace na nila yung Israel. Tawag yan, replacement theology. Yung bang inaano mo ng Israel kasi wala na daw ang Diyos yung Israel, matagal na nailigaw. Kayo na ngayon, sa panahon ito, yung bagong bayan ng Diyos. Ganun din sa iglesia ni Bes, ganun. Sa iglesia ni Cristo, meron silang claim na ganun. Sila daw yung bayan ng Diyos. Lahat sila. Si Nihoba,
Oh, tinanong ko nga yung MCGA. So before kay ano, kapag na pere, asan yung iglesia ng Diyos? Wala, sabi. Wala. So parang nagsimula lang daw nung kay kapatid na Perez, tapos kay Bad Eli, tapos ngayon kay Sason. Sige, Ampi. Yung bigla mong sinabi na may pumasok na naman sa utak ko. Hindi ako matalino yung tao, ah, pero palagi may pumapasok kasi sa utak ko. Tapos hindi ako na sinasabi. Espiritu. Espiritu ng gulay yan. Espiritu ng Espiritu gulay. Espiritu Sanchi. Sige, ano yan? Ayun, ang masasabi ko dyan, ang iglesia kasi ng Diyos, spiritual yan sa totoo lang. May mga nasa loob ng MCGI na hindi naman talaga Kristiyano at may mga nasa labas ng MCGI na tunay talagang Kristiyano, hindi lang talaga natin sila nakakasabi. Ayun yung mga gumagawa lang din na mabuti at tapos Diyos na lang din yung nakakita. So, spiritual talaga siya. So, yun ang masasabi ko din. Kaya pag kami nagtanong na ganyan, asan yung tunay na religion, asan yung tunay na iglesia? Totoo, spiritual yan. Hindi natin makikita basta-basta. Hindi natin makikita. Yun lang. Oh, isang perspective lang yan. What if Islam naman ang totoo pala? Islam? Kung Islam man totoo, eh wala na akong magagawa kasi it's been centuries na kasi. Eh ako naman kasi 22 anos lang ako, maliit naman ang utak ko, hindi naman ako matalino tao. So, hindi ko naman kasi alam ang history. So, kahit naman ano, kahit naman konti lang alam ko o mali man itong nalaman ko, Diyos pa rin naman ang ano, balang humatol sa akin. Ikaw na rin nagsabi, madalas mong sinasabi ito eh. Diyos ang umahatol sa labas ng iglesia. So, totoo naman kasi yun. Totoo naman. So, agree ako doon. Kung totoo ang Islam, respeto pa rin sa kanila. Kasi, alam mo, di ba, nasa loob pa ako ng iglesia. True story. Nandito ako sa Australia. Nasa Port City ako. Yung mga tropa akong Muslim, katrabaho ko. Totoo. Sabi ko sa amin, bawal kumain ng dinuguan. Noong pala may dinuguan silang pagkain doon. Eh, nagdadalawang isip ako kung makikikain ba ako o hindi. Di ba, na nasa loob pa ako noon. Pero respeto pa rin sa kanila kasi tao sila eh. Parang ganun. Pero nagkaroon din doon ng mga discussion. Respect. Mga discussion. Nagkaroon din doon. Kasi MCGI pa ako nun eh. Pero okay lang naman. Magkakaibigan pa rin kami hanggang ngayon. Oo. O ito, pakita ko lang. Islam po ang totoo eh. Bakit? O, tingnan mo. O, kakatayin tong ano. O. Slaughter, ano to? Ano matawag sa ano? Sa nag-slaughter. Yan. Binulungan niya lang. Bismillah, Allahu Akbar. Nag-surrender yung kambing eh. Oh, ang galing ah. Nakita niya ba? Oh, sinerto ni Toby sa akin eh. Sabi ko, malupit to ah. Mukhang Islam ang totoo ah. Binulungan lang. Bismillah, Allahu Akbar. Oh, tingnan niyo yung iba. Meron dyan malaki eh. Ayan ah, tatlo na yan ah. Bubulungan niya lang yan. Hindi ako nga kung pwede yung lagyan na sound. Basta yun ang binubulong niya. Tataka lang ako bukuli sa MCGI kasi pag ganyan ang ano, talagang bawal ni Bes yan eh. Bawal talaga yan kasi Diyos-Diyosan daw ang tinatawag niya. Yan sa MCGI. Hindi alam ng mga karaniwang MCJ ito na ito pala yung halal. Ang kanila lang sinasabi kasi sa doktrina, pinapakita nila yung simbolo ng halal. Pero hindi nila alam kung ano ba yung halal talaga. Hindi, ito. Kaya, pinapakita dito sa video kung paano yung proseso. Oo. Ito, napakalaki na ito. Ayan, dalawa sila. So, sa umpisa, papalagyan. Tapos, bubulungan niya. Bismillah, Allahu Akbar. Magsusurrender yung hayop, total surrender, hindi nagagalaw. Parang narinig daw niya yung calling, yung pangalan ng Diyos na Allah. Tapos, complete surrender, alam na niya yung gagawin niya. Oh, yan. Wala daw pag-raise ng pulse. So, walang toxins na poisonous na lumalabas. Therefore, pag kinatayan, malinis. Oh, malinis nga kasi 'di ba pinatulo ang dugo tapos ano, talagang tama yung paraan ng pag-ano, katay, 'di ba? Oo. Eh kaso sa MCGI kasi bawal talaga, bawal eh, bihira. Pero hindi kasi 'yan, 'no. Hindi nila intindihan talaga yung
paghahalal. Ang kaibis lang kasi talaga, parang ang kanya kasing concept niya, Ducoli, is ano, basta ikadinasalan ng sa ibang Diyos. Kahit nga, di ba, sa party, pag ano, pagdadalo ka sa party, kailangan mag-separate ka ng pagkain mo. Kasi pag alimba, may nanalangin dun sa party na, ba, Katoliko, born again, napulyot na yung lahat ng pagkain. Ganon yung sa kanila eh. Kasi ang ito nga din ang isa sa downside ng Bukole, yung sa ibang yung exclusivist na fundamentalist, ang pananaw nila Bukole, yung Diyos na sinasamba nila, yun lang talaga ang tunay na Diyos. Yung ibang Diyos ng ibang reliyon, mga peke lahat yung Diyos na yun. Kaya ganun ang ano nila, mindset nila. Kaya ano din eh, parang di ba ang yun ang tinatanong ko eh, di ba ano yan? Yung Diyos na sinasamba ng mga Muslim, yun din naman yung, ano, di ba? Sa Abrahamic religion, iisa lang naman yung Diyos na sinasamba ng Kristiyano, ng Judaism, at saka ng Islam. Pero bakit yung kaibis, ang tinuturo niya, iba daw yung Diyos nila doon sa Diyos ng Judaism. Di ba? Yun din yun. Di ba? Opo. Kulang sa ano. Research. Mm-hmm. Parang yung Buddhism, ando, sinasamba daw si Buddha. Hindi naman sinasamba Buddha, si Buddha. More on philosophy lang din si Buddha, enlightened lang siya, hindi man siya Diyos. Oo. Sa kanila, parang yun lang talaga nakakaano diyan sa MCGI, yung parang ganun na sistema na parang nagiging weirdo na maraming silang, sila palagi ang hilig nilang mamuna ng sa mga ibang reliyon, Bukoli, na mga weirdo daw. Di ba, may ano pa nga, kung naalala mo dati, may portion pa nga si Danny Nabalis dati sa SBN 21 na weirdong doktrina, di ba, sa SBN 21, tapos pinifeature nila yung mga doktrina ng Iglesia ni Cristo, Sabadista, yung kay Kibuloy, yung Saksi ni Jehova, may mga weirdong doktrina daw. Tapos sila din mismo, kung titingnan mo, napakarami din naman nilang mga weirdong doktrina rin. Opo. Diba? Yung mga paniniwala nila, kung titingnan mo, kagaya niyan sa halal na yan. Tapos yung sa gayak ng kababaihan nila na hindi pwede, noon ha? Noon, hindi pwede magpantalo noon. Ngayon lang naman yan lumuwag eh. Pero noon, bawal talaga. Bawal magpagupit ng buhok. Ng babae, kahit split ends. Bawal mag-alakas. O, weirdong doktrina yan eh. Kung tutuusin mo, kung sila, puna sila ng puna sa ibang iglesia, na weirdo daw yung doktrina, sila din naman, marami ding. Kung baka, pareho lang naman sila talagang lahat. Bukoli, may mga weirdong doktrina, di ba? Opo. Pare-pareho lang. May mga lump natin lahat, di ba? Oo. Pero ang ano, pinagpapasalamat ko sa Jews. Nung lumabas ako, ang daming nabuksan na pinto na parang philosophy, psychology, science. Tapos, ang tingin ko sa religion ngayon, halimbawa, merong isang bote ng Coke, yan. Yan yung religion, nakakulong ka doon. Tapos merong, dito naman, may mas malaking bote, yun naman yung spirituality. Now, dito naman sa pinakalabas ng dalawang bote na yon, yun yung consciousness. Na you are fully aware. You're awakened. Diba? So, pag nasa religion ka, napakaliit ng gagalawan mo. Pag spiritual naman, dito ka, may bote pa rin. Pero mas malaki. Mas gusto ko dun sa labas eh. Mas open, mas nakikita ko yung ano, yung bigger yung whole picture. The whole picture. Parang nakalabas ka na Broccoli sa The Matrix. Di ba? Magising ka na sa ano, wala ka na sa ano, nalabas ka na sa The Matrix. Di ba? Ganun yun. Yung nasa consciousness mo, mas lumawak na. Nung nasa labas ka na, kumbaga outsider ka na nanonood sa kanila na dati-dati naman na aktibo ka, sa MCJ, aktibo ka, tapos talagang nagmanggagawa ka pa dyan, di ba? Tapos naging panatiko ka. Ngayon, nung lumabas ka, tapos nag-venture ka sa ibang mga areas of knowledge, nakita mo na Bukoli from outsider perspective na ano ba naman to? Pare-parehas lang naman to mga to. Kagaya nung sinasabi mo Bukoli, nagdidibate sila. Natatawa ka, bakit? Non-stop yun. Nila, sa Biblia din naman nila kinukuha, 'di ba? Yung patutunayan ko na si Kristo ay Diyos ayon sa Biblia. Ano daw kalagay ng tunay na kalagay ni Kristo? Putya, 6 na oras na kayo diyan, tapos nagkakasamaan pa kayo ng loob. Nagsisigawan pa. O nagpipersonalan pa yung iba, parang mininsulto na yung pagkatao, 'di ba? Parang ano ba 'yan? Parang kung ikaw na nasa labas perspective mo, parang
napaka-petty naman itong pinagagawa. Ano, napakaliit ng mundo, di ba? Nila. Yes, nakakulong ka doon sa maliit na bote ng coke. Ayan, welcome muna natin. Brad Mission, Kisana, naabutan mo ba yung pinakita kong Bismala? Alahu. Ay, hindi po. Ayan. Ay, hindi. Makasalanang hapon sa inyong lahat. Ayan. Makasalanang hapon. Hindi mo nakita, pero alam mo yon. Yung Bismillah. Bismillah. Alahu Akbar. Yes. Oo. Yes. Pinakita ko ano kanina yan? Eh. Hindi patungkol ba yan sa pagkatay? Oo. Ah, yeah. Oo. Binabanggit talaga yan. Bismillah. Allah. Ano eh, hindi. Ang tanong ko sa'yo, kasi parang complete surrender yung hayop. Ano ba to? Fake ba to? O totoo to? Na, ano? Totoo yan. Totoo yan. Na, narinig kasi, nung hayop yung pangalan ng Diyos, nag-surrender siya. Yun yes, yung purpose. Totoo po yan. Totoo yan. Kasi bago man katayin yung baka, tupa, o kambing, talagang tinatakpan muna yung mata niyan eh. And then totally, mga ilang minuto lang is ano na siya eh. Talagang kakalma siya. Oo eh, walang toxins daw eh. Walang poison. Kakalma talaga. And after noon, saka mo na siya ano, ipagpaalam na. Ayan. So parang kumbaga, mas malinis nga talaga. Yes, kumbaga, kung isasalin mo kasi sa Tagalog, sa pangalan ng Diyos, ang Diyos ay dakila. O Diyos, kami magpapaalam at aming kukunin ang iyong nilalang na ito bilang aming pagkain. Ayun, in Arabic kasi binabanggit. Ganun lang. It doesn't wala mean na inalay. No, hindi siya inalay. Diba? No. Walang pag-aalay doon. Pagka sinabing alay, hindi mo nakukunin yon. Para sa kanya lang yon. Yes, tama. Ang bihira itong mga to. Sino ba nagturo ng ganyang ano? Ang pag-aalay doon na yun, dedicated na yun. Hindi mo na pwedeng pakialaman to. Oo. Ayun po. Ang ganda, ang ganda. Salamat sa Diyos. Dito nyo lang yan natutunan. Kay Bes, kasi sa doktrina, sinabi na talaga, huwag kayong kakain noon, mga kapatid. Inialay nila yon sa kanilang Diyos na si Allah. Ganon ang gano'n kay Bes. Hindi kasi niya alam yung talagang ano, yung kabuuang paliwanag. Kaya nag-conclude na siya, pag-aalay agad yun. Diba? Mm. Siyempre, may negosyo kasi siya ng, ano, ng manok. Oh. Para bumili sa kanya, hindi naman sa pag-ano, siyempre, sisiraan niya yung ibang ano. Oh. Yun lang naman. Well, okay. Hindi ko sinasabing totoo to, ha. It could be fake. But, ano, nagpapatotoo si Mission Cruciana na ano daw to, hindi fake. Totoo daw. Tsaka, ang balinto din yan, Broccoli, diba halal, bawal sa kanila sa MCGI. Pati kosher, bawal din. Sabi ko, kosher na yun. Bakit kinukontra mo pa rin? Ano, bawal pa rin yung kosher daw sa MCGI. Bakit ganun? Diba? Iba ba yung po, brad, eh. Judaism kaysa kay Beth? Diba yung sinasabi niya, Diyos ng Israel sa kanyang ano? Diba yes. Pinangaral niya? Diba yun yung Diyos ng Judaism? Tsaka oh. Brad, kung papansin mo, yung tetragrammaton, saan ba galing yan? Oh, diba? Bihira talaga. Kosher, meaning Diyos ng Israel. Eh wala eh, dati naman hindi naman kasi bawal yan. Recent lang niya binawal yung pati kosher. Pati kosher sabi. Bahala na siya. Ayan yan. Welcome po, Brad Ali. Hello. Bumati ka naman sa mga fans mo. Hello po. Kapayapaan, mga kapatid. Kapayapaan po. Opo. Bro, share lang ako. Sige po. Ako kasi nung itong week na to, so syempre nag-i-scroll ako sa TikTok ano. Na-chepoan ko yung mga MCGI. Yung forum nila. So okay. Gusto kong pag-iat. Sabi ko bakit ako ay kasi sa comment, medyo umulan na ng comment dun eh. Dami ko na ng mga tinanong dun. Tapos eventually, hindi na nila pinansin yung mga comment ko. Ngayon, nasabi ko, paakyat ako.
So, imbis na pakiatin ako, blinak ako doon. Nanggugulo so, ka daw. Wala na yung mga ano na yun, yung mga tao na nandun sa ano na yun, sa forum na yun. Mm-hmm. Sila ano yun bro, sila Way Kayanan, sila San Goku, yung mga ano na yun. Ewan ko kung ano yung mga pag-iisip meron yung mga tao na yun eh. Para gusto ko lang pala pati na hindi lang ako dito nagsasalita, papasukin ko yung mga ano nila, mga forum nila. Eh ngayon, yun nga yung tinatanong ko sa kanila. Sabi ko dun sa feed, dun sa baba, kasi may mga comment dun eh. Tinatanong ko, sabi ko, Brad, bakit hanggang ngayon nag-i-invite pa rin si Brad Eli ng Doktrina? At siya pa rin yung replay. Hoy, hindi ho replay yung aming ano, Doktrina, kapatid. Eh, ang kuya eh, pagod na pagod sa buong linggo. Ganito ganyan. Eh, buong linggo daw may ganito ganyan, activity. Ewan ko nga eh, sabi ko eh, bakit ayaw akong pakyapin doon? So, yun nga, nakita yung mga ano ko doon, mga sinasabi ko doon sa forum. Imbis na pakyapin ako, blinak pa ako. So, yun yung ano, kaya gusto ko rin silang makausap dahil itong mga worker dito, hindi na rin ako hinaharap nito eh. Mm-hmm. So, yung mga ano, sa kami nagpapaksaan ngayon sila doon. Nagpapaksaan sila ngayon doon. Ito si ano, San Goku, papasok din niya sa forum ng INC, nakikipag-debate doon. Nagko-comment ako ngayon doon, nakala ko ba, debating ko lang kay Buwang kayo ngayon. Eh yung mga member ngayon, may mga paksa-paksa na sila. Doon na sila nagpapaksa ngayon sa TikTok. Mm-hmm. Eh, siguro, nasasawa na siguro ngayon sa ano, kasi paulit-ulit na sila dyan. Nakukulangan, bro. Hmm, may mga sarili na sila. Mga, sila na ano, nagpapaksa, yun, mga members na. Kaya gusto ko parating dito kasi siyempre yung mga taga-apalit nakatutok din sa iyo yan. Opo. Kaya gusto ko parating sa kanila na may mga member sila ngayon na nagkaka-faction-faction na. Ito Otoy Bibo nandun din eh. Nakikipag-discussion din dun. Mm. Yo, tapos naghahamon sila dun, dun sa mga forum-forum nyo. Nakaka-toxic nga eh. Nag-comment ako dun sa baba eh. Gabi ko, mga religion nyo na pa. Toxic na yan eh. Eh, ano eh, kaya yun, imbis na paakyatin ako, probably nakako. So, hindi ko natanong yung mga dapat ko itanong doon. Kasi may mga paksa-paksa sila eh. Eh, syempre, may mga tao, baka na mapaniwala nila, nihikayat nila sa maling, ano, religion. Kasi, papa, uutuin nila yung mga tao eh. Sasabihin nila, oh, MCGI, libre, libre, libre. Pag napasok ngayon yung mga tao, yari sila dahil, ano, ang daming tulungan dyan. So, imbis na yung peace of mind, yun din yung ano, yun din yung inaano ko eh. Kaya yun, kaya lang, syempre, wala na tayong ano, dahil mga na-brainwash mga tao. Ayun lang bro, baka, sinerin ko lang yung naging karanasan ko itong week na to. Oo, naaliw din ako sa kanila, kaya lang minsan na toxic. Nagpapaksa na kasi, oh, mga taga-adsit, taga-central. Oo. Papaksa na yung mga membro nyo. Kaya ka, bro, kung kayo. Totoo yan, bro, Cody. Nakukulangan sila. Baka sabayan pa yung ano, pagkatipon eh. Yun nga yung tinatanong ko. Sabi ko, uy, ba't si Brad Eli nag-i-invite pa ngayon? Buhay pa eh. Sabi, oh, sa gaganaping July, pecha ganito, 2023, inaan niya yan. Sabi ko, bakit sasalita pa si ano? Yung puno, hindi nagsasalita. So, parang, ano sila ngayon, eh, dati galit na galit sila sa mga ganong edited, eh, tapos ngayon, ano pa sila? O, ito ngayon, yung asawa ngayon ni, ano, ay, si Bukoli. Paano ba nila ginagawa yung Broccoli? Tatanong ko lang kasi expert ka sa pag-edit eh. Ano sa idea mo yung ano, AI ba 'yon? Yung si Base nakakapagsalita pa yung ano or edit na. Na-record na 'yon, oh. Brad Eli, pakisabi po 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, tapos i-edit lang yung audio. 2 3. Kaya yung intonation noon hindi tama minsan. Pero may kopya na sila nung lahat ng numbers. Ano na yun, kumbaga pre-recorded. Ganyan. So, nga pinapasok ko rin sila doon, bro, yung mga forum-forum na yan. Kasi nga, hindi ko na mapasok yung mga worker na yan eh. So, yung mga forum-forum na yan, yan yung gusto kong, ano, gibain yung mga forum. Actually, nila. Hindi sila workers. Members yan. Sabi ko nga, mas worker pa ako sa inyo. Pero,
Yun nga. Wala nabutan naman daw masama. Si, ano, si Kuya Adel doon, mga nauna-una sa akin yung siguro si Kuya Adel, siguro mga 2 weeks ago, pumasok din siya doon sa forum na yun. Tinikaw siya. Oh, kaya kala nyo, kayo lang may kuya. Meron din kaming kuya, Kuya Adel. Oo, parating na pala dyan, ano? Report na natin yung makyan. Kuya Adel cares. Ano, kung nakikinig sila dito. Kuya ng mga kuya yan. Kung nakikinig sila dito, pumasok dito sa ano, dito sa para siyempre maliwanagan din dahil ang daming mga nabe-brainwash na member ngayon dyan sa MCG. Ay hindi nila alam yung ano eh, yung history eh. Kung pwede imbestigahan niyo yung ano, yung samahan na yan. Yan ang gusto kong i-ano sa inyo kasi wala na yung leader niyo na yan, wala lang ano eh. Kumbaga ginagawa na lang nila. Sasabihin nila, oh, concert, hindi nyo alam kung saan napupunta yung mga pinagtutulong-tulungan nyo dyan. Yan ang gusto kong i-ano sa inyo. Kaya, sige. Nga, siguro kung dadating yung mga panahon na wala na magsasalita para sa inyo, eh, sayang yung mga panahon nyo. Mm-hmm. Okay, may sasabihin sana ako. Sige, ang dami nag-raise na hands. Ampi, ikaw muna. Ako ba muna? Hindi, sige, okay, yung sige. Iba muna kasi papakinggan ko para one shot na lahat pag may masasabi. Oh, sige, you will. Nakalimutan ko kasi. Ayan, kay Brad Ali, ano, paki-message yung pangalan ng mga yan para mayan natin, paki-report natin. Hindi, yeah, ano yung bro, mga dami yan eh, mga dami accounts sila. Yung mga nakalagay nga doon, no, San Goku, o meron pa doon, si ano, yung Bruno. Ah, okay. Yung, si Bruno Mars. Yung baka naabutan ko doon eh. Ngayon, imbis na maliwanagan yung magkaroon ng kabuluhang usapan, yung side lang nilang gusto nila sabihin, iparating sa mga tao. Eh yun nga, di ba, sinabi nga kanina eh, yung sa Ecclesiastes, di ba, yung hinihahalin tulad yung isang bagay sa isa upang mahalaman ang kadahilanan. Ngayon, kung isang side lang sila, yung puro sarili lang nila, so walang ano. Kumbaga, yeah, one-sided sila. Yan ang hirap eh. May arbitration yung mga nagtatago sa mga code name. Di ba? Mm-hmm. Tsaka yan ito ang hirap. Yan ang hirap pag ikaw na magtuloy. Hinahanap ko ngayon soundboard ko eh. Sige, ganun play nyo na lang. hindi ko makikita. Ayun, hindi kayo muna. Mga dito yung mga ano eh. Ayun, yan ang hirap pag ang puno ng relihiyon nakatago sa aparador. Ayun, nag-play na. Ampi, sige. Na-compose mo na ba ang thoughts mo? Ayun, so ang masasabi ko sa ganyan, 'di ba nga dami accounts sila to. Karamihan din naman sa atin ay dami accounts. Ang aanuin niya lang, ang aanuin lang nila, side nila 'yun. Tapos syempre, kaya ang nakikita ko rin ba't hindi sila sumasama dito. Parang iisipin nila, ay waste of time lang to, ganito ganyan. Parang ganun, yun ang iisipin nila. Kasi kung sa atin, iniisip din natin na, ay waste of time yung ano yan, kasi nga kulito nga yan, kasi ganyan, kasi ganito. Ganun iniisipin niya mga yan. So para masabihan natin sila, maakay natin sila dito, ang pinaka best way, yung parang, siyempre kung magka sa baba, ililigawan mo siya sa way na, dun sa magugustuhan nila. Kung, ano kasi yan eh, depende yan sa sasabihin natin, depende sa sasabihin pa rin natin. Kailangan medyo may parang bibigyan mo sila ng kilit eh. Hindi ko pa siya ma-explain ng maayos eh. Pero sige, turn mo na loud Mario. Yan lang. Sige, bad lang. Bad lang. Sige, ako muna. Si Brad Totoy, pina-search namin sa Central. Ano? Wala yung pangalan niya doon. Hindi siya makita. Huwag kayong maingay. Ayon sa record, ayon sa record, walang record. Ayan ang totoo mangyari. Inactive ata siya. Pero, mayroon tayong ano kasamahan niya sa lokal na in contact with me. Andun siya, dumadala siya sa Zoom. Huwag kayong maingay sa atin sa ating laptop. Pero, nung sinag siya na ano, nang ano apalit wala siya sa record. Hindi ko alam baka magulo lang yung record nila doon. Baka may nabuisit sa kanya tinanggal siya doon sa atin. Sa atin lang to. Yun lang.
Sige, Badlone. Nawalan ka na audio kanina. Yun na yung sinasabi, gusto ko sana sabihin mo. Ayon kasi sa ating mga ano sources, ayon sa record, ay walang record. Kaya naman, makatwil ay parang ano. Hindi man umiral, kailan man. paano mo nga masususpend eh? Wala sa record. Hindi naka-record. Kolorum mata siya eh. Pero sa lokal meron. Oh. Sa central wala. Hindi siguro updated yung ano niya sa central. Kasi secretary ang may ano niyan, ang in charge sa ganyan. Oh, ewan ko ah, madami sigurong members na umaanib. Oh. Magulo lang talaga sila. Hindi maayos yung data. Eh, ako naman, kaya gusto kong umakyat doon. Kaya tatanungin ko nga sila. Sabi ko, brother, ano ba ang mga pagkakaintindi nyo dyan sa tinuro na yan? Yung ano na yan, yung antipod na yan. Mm-hmm. Ayun nga, di, may sumagot. Yung isang parang manggagawa din doon. Nakalimutan ko na kung anong pangalan nun. Eh, ang sabi niya, yung antipod daw niya mula ang araw sa silanganan, pag tinagos mo araw yung tuhog na yun, papuntang Brazil. Eh ngayon, sumagot ulit ako dun sa baba, dun sa feed. Kasi ayaw akong paakyat din eh. Ayaw akong papasukin. So, ngayon sabi ko, ngayon kung galing nga sa silanganan at tatagos nga kayo ng Brazil, nga, bakit ngayon binawi na yung Brazil? Binawi na nga lahat ng MIC, pinabalik na dito ng Pinas eh. At ayaw na nila ngayon magawain dyan. At ngayon, ang pinapalos ni Brad Josel, sabi niya, na wala na daw yung star player. Wala na yung star player doon sa Brazil eh. At syempre, wala na nga. So, bago na ngayon yung star player nila. Kaya, bawi sila ngayon. Wala na yung Brazil. So, hindi na naman natupad yung ano sa kanila ngayon. Yung hula-hula na sinasabi nila. Noon pa yun eh. Ang tagal na. Ang dami ng hula na pumadla na ni Brad Kelly. Yan ang malaking kapighatian lang na yan eh. Medyo na ano na ako dyan, sabi ko, wala na po. Wala na. Sabi ko, yun lang bro, yun lang yung gusto ko rin iparating sa mga member dyan na ano, mag-isip-isip din kayo, saka mag-imbestiga kayo dahil ano eh, sayang yung ano nyo dyan, yung mga oras nyo. Ayun lang po bro. Mm-hmm. Ayun nga. So, basa muna tayo dito. Shoutout kay Camilo Santos. Ganyan ang tinuro na pag-ibig ni Rason, sabi niya. Yung smear campaign. Weight Loss Asia, anong ganap kay Brad Danny na balis? Meron bang balita kay Brad Danny? Chismis. Chismis lang, nasa MCGB daw. Hindi po totoo yun. Wala na issue. May nagpatotoo naman Broccoli, di ba, na hindi totoo yun? Hindi po confirmed yan. At saka malabo. Uh-huh. Malabo yan. Malabo. Kay Bradjok, Bradjosel, parang may something din sa yung intro na. Ano Broccoli? Broccoli, mamaya, panuorin mo pa na uli yung worship. Medyo merong ano doon. Sa umpisa, oo. Katapos after nung di ba mag-rebang ano dito na po din ayun Rason after nung di ba nagsalita agad si KD anuin mo doon na parte para inano agad si KD para meron daw hindi nakuha ganun parang baka may duda ka ganun di ba may hindi ka daw nakuha tapos nangatwiran pa si ano noon eh si Jamal noon eh. Mayroon pa siyang nangatwiran pa siya Broccoli. Oh, maganda nga 'yan, mga papanood mo rin 'yun. Baka meron siya file. Maganda rin 'yon, siguro si Kuya Adel, wala lang kasi si Kuya Adel eh. Nung bihira. Kuya Adel, hindi niya nakuha 'yon, sana nakuha agad niya. Oh, diba? Sige. Oh, tara din. Oh, tara din pa ba 'yan? Nasa ano, nasa Discord 'yon. Para kasing may something kay Brad Jock lately. Pati yung kuya, kayo po nakaunawa eh. Parang sarcastic yung pagkakasagot niya, no? Parang inaano niya. Parang pabiro.
pero ano yun eh, sarcasm yun eh. Alam mo naman, malalim. May ano yan eh, may... Kaya, biro mo, hindi mo naman pwede gawin yun kay Bis eh. Yung kay Bis mo gagawin yung ganon, kay ano, nako, patay ka. Pero bakit nagaganon niya si KB, di ba? Di ba, may issue agad? Oo. Pero ako, naniniwala ako na matatalino yung mga KMT. At nakikita nila na ibang-iba na talaga. Ano lang, nagbubulag-bulagan lang. Because of, I don't know. Di ba? Pero matatalino yan. Si Bradmel, alam niya nangyari dyan. Na iba na talaga. Ah, yung dati mong bossing din, Rukol eh. Good friend, hello. boss ko yun dati. Ako yung alalay niya. Ayun. Sige, mag-closing na tayo. We have 4 minutes left. Brad, ano, Charlie, may sasabihin ka po? Pahabol. Okay po. Paalaman na po ba, meron sana akong konting babahagi eh. Sige, extend tayo konti. Sige po. Babalikan ko lang po yung topic kanina tungkol sa halal. Hmm. Di ba, yung sinasabi ni nung mga ngaral na bawal kainin yung mga iaalay kay Allah. Di po ba? O di ba sa ating mga mananampalataya eh, ang sabi sa atin eh, nananahan ba sa iyo ang Kristo o ang Espiritu ng Diyos? Di po ba? O di dapat lahat ng ginawa ng halal, bawal dapat kainin lahat. Pati yung mga condiments na yan. Kung iisipin lang natin talaga matuwid. Dahil yung Espiritu, nung gumawa ng mga condiments na yan, nandun din yung Espiritu ni Allah eh. Di po ba? Mm-hmm. O yun lang, ang aprasong siningit ko, dapat kung magtuturo tayo, doon lang sa nakasulat, huwag tayo magbibigay ng palapalagay. Eh sinabi sa talatang ano eh, hindi naman pumapasok sa puso eh, kundi sa daanan ng dumi. At kung ito eh, hiniling mo sa Panginoon na may panalangin, nilinis na. Yun ang sabi. Mm-hmm. O yun po, yun ang malinaw. Yung mga condiments na yan, gawa ng lahat, halos eh. Pati toyo, kape, Colgate, gawa ng halal yun eh. O, di ba yung espiritu nung gumawa ng mga ganun, eh, di ba yung espiritu ng ala nila? Di ganun din. Dapat hindi rin kakainin. Sa MCGI kasi, para sa mga kababayan natin, ang bawal sa MCGI, yung karne, halimbawa, baka, manok, kambing na halal. Pero hindi po bawal sa MCGI yung halimbawa toyo. O di kaya naman ketchup. Toothpaste. O di kaya biskuit. O di kaya naman noodles. Hindi bawal sa MCGI kumain ng halal na ganun. Ang pinagbabawal nila yun doon sa mga karne. Karne. Kaya yung sinasabi ni Brad Charlie, eh, kung talagang totoong masama yung halal, dapat pati yung mga toyo ipagbawal mo na rin. Pati yung Colgate, pati yung, di ba? Yung espiritu na nananahan doon sa gumawa. Hindi espiritu na ang Diyos na ating kinikilala, kundi Diyos na kinikilala nila. Ah, di ba yung espiritu na nananahan doon sa gumawa noon? Oo. Di ba ganun din yun? Oo. Talagang iisipin. Oo. Kaya yun lang, yun ang ano ko dyan, Brokoli, bakit hindi pwedeng makontra ng panalangin ng MCGI yung panalangin ng ano Islam. 'Di ba? Labanan naman ang panalangin niya, 'di ba? Pinalang. Di ba lumalabas parang mas mahina yung Diyos ng ano ng sinasamba ng Islam kasi hindi niya kaya kalunin kung halimbawa totoo man hindi kung halimbawa totoo man na halimbawa hindi masama yung panalangin ng Islam yung sa halal. Eh bakit hindi pwedeng kontrahin ng panalangin ng MCGI yung panalangin ng Islam, 'di ba? Kasi 'di ba sabi sa Biblia, lahat ng mga bagay ay kumbaga pag mananalangin ka, nililinis na 'yun. Eh bakit sa kanila ganun? Hindi pwedeng linisin. Halimbawa sa piyesta, sinasabi nila piyesta, 'di ba? Ano 'yun? Ay sa Diyos. Hindi ba pwedeng gamutin o kontrahin ng panalangin ng MCGI yung panalangin na ginawa ng Katoliko? Ganun yun eh, di ba, Brokoli? Kontra na naman. Parang ano yan eh, parang labanan ng power yan eh.
Yes. Walang nangahas na nagtanong noon yan. Walang nangahas. Dahil alam may kalalagyan. Napakahina naman nung Diyos na sinasamba ng MCGI dahil hindi niya pwedeng overpower yung prayer na ginawa ng Muslim at ginawa ng Katoliko. Di ba, Brocoli? Ganun lumalabas eh. Yung paniniwala nila. Bradlon, nung ano, last podcast, ano, sabi ko, dinagdag ko na yan sa listahan ko na hindi kayang gawin ng Diyos. Ano? Una, hindi niya kaya magsinungaling. Pangalawa, hindi niya kayang kontrahin yung ano, dasal ng ni kay Allah. Ibang in lang. At hello? Ah, yes, sige. Ayun, at saka unang-una, hindi naman sa pagano, ignorante. Ignorante siya pagdating sa Arabic. Tingnan mo sa Middle East, sa Middle East, meron din mga pinapadala mga misyonero. Meron ding Arab Christian na tinatawag. At kung tusuriin mo yung Biblia nila, yan ha, Christian yun, Arab Christian ha, yung Bible nila na Arabic version, ang salita, ang Diyos doon, kung babasahin mo, Allah. Diba? Misunderstood kasi. Kaya yan, na, sa totoo lang ha, naiinis ako sa mga nagsasabi na sa Allah nila. Bakit? Nag-aaral ka ba ng Arabic? Diyos lang ano? Din. Oo, Diyos lang din yun. Kahit sa Arabic Bible. Allah nakalagay. Kasi ang tingin nila, ano yun, pangalan na ayun nga. Inanthropomorphize. Yung tama ba yung word na yan? Oo, yun pala. Oh. Yun pala punto ko. Anthropomorphization. Yan, exactly. Oo. So, parang tao, may pangalan. Yeah. Ibang Diyos siyang Allah. yun ang sabi ni Bes. Yun ang ginasabi niya. Kaaway. Kaaway o iba daw yung Diyos na sinasamba ng Islam. Tapos, ang nagtaka ko, later on, yun din daw Diyos ng kosher, hindi din daw yun yung Diyos nila. Naloko na. ano yan? Diyos ano lang yan? Din yun. Kasi, ang belief nila, si Allah, Diyos ng lahat ng bagay, di ba? Yung sa YHWH, Diyos din ang lahat ng bagay. Same lang yun eh. Paano ngayon kung sa German? June na eh. O sa German, paano nga? Anong pangalan ng Diyos? Pag sa German. O, iba rin, di ba? Otin. Paano ngayon yan? Kasi Tagalog kasi, diehard kasi sa Tagalog. Pero ang totoo niyan, isa lang naman talaga Diyos. May kanya-kanyang ipinangalan lang. May kanya-kanyang ipinangalan. Pero ibang language. Ibang lingwahe, o. Ibang pinangalan niya. Pero iisang Diyos ang talagang kinikilala ng lahat. Iba lang base sa kanila mga lingwahe. Kagaya na lang ng Katoliko. Amen. Ginawang Yahweh. Ang Jehovah, ginawang Jehovah doon ang Panginoon. Ganun. Pero iisang Diyos ang kinikilala ng lahat. Nagkakaiba lang sa mga turo. Oh, interpretation. Pero binabasa naman sa Biblia, iba ang palagay nila. Mm-hmm. Maraming ano po na misal. Pinagpauna na rin ng kasulatan dyan na paulit-ulit ko sinasabi na walang matuwid na hindi nagkakasala kahit kay mga ngaral. Isa pa yung Hebrew calendar na yan. Isipin mo, pinangalan ng MCGI, Christian New Year. Eh samantala yung Hebrew calendar, wala pa namang Christian. Kung babalik tayo sa panahon na, diba? Opo. Babalik tayo sa patriarka eh. Natalakay na namin yan. Christian New Year episode. hindi talaga tapos, pang Christian. maraming mali talaga. Marami pa. Kagaya na SPBB na yan. Wala naman sa Biblia. Tatlong araw na sunod-sunod na ano. Oo, happy SPBB. Malapit na. July, 14? 14, 15, 16. Yeah, ang 13, Brocoli, ay fiesta ng juice. Sapa. May lechon. Lechon na naman yun. Punta tayo. Nakita niyo ba yung sumasayaw dun sa lokal? Na... Oo. Ah, yes. Dumasayaw sa lokal. Totoy pala yun. Papuntayin daw sa pista ng juice at papakainin daw. Alam mo,
So, baka hindi alam nung iba. Isita na, yata yung... Ang abulo yan dati dito sa MCG ay dati, di ba, pagkatapos ng pagkakatipon yan, bago manalakin, abulo yan. Di ba, pinalitan na naman. Kailangan bago muna, ano, mas nauuna yung abulo, eh, bago yung pangka. So, yun yung, ano, ang dami na, ano, pabago-bago, ano. Paano kasi, yung iba kasi, nag-aalis na, dito matagal sa paksa, dito matagal sa pangangaral, umaalis na agad. Yung una, abulo. Para umalis man siya, nakapag-abulo. kaya dyan mo maano na talagang puro pera lang talaga. Parang gano'n. Yun lang talaga yung purpose nila eh. Pag-abulo ka muna. Yung SPPP, yung special SPPP, tatlong araw na abulo yan yan. Isipin mo yan. kailangan connection muna bago... Tapos yung feeding program na tinatawag nila, hindi naman sa pangasiwaan nang gagaling, kundi sa miyembro. Yung feeding program na yan, mm-hmm. Yung pagkakain ng lugaw tsaka lumpia. PLC. Isipin mo, pinapakain nila PLC. Mga Mercedes-Benz pa, naka-luxury car ka. Pero tignan mo yung nagpapakain kung anong kabuhayan. Yung mismo nagpapakain na miyembro na walang anuman. Yung pinapakain mo, Cole. Isain mo yung kabuhayan. Pero pinapakain mga magano. Lugmok na mga kapatid sa Charlie, meron nga paghihingi ng meron mag-asawa. E di pareho silang kapatid. Yung lalaki, hindi sapat yung kinikita. Yung babae, maraming kinikita. Humingi ng tulong ang lokal. Ang nahingan tong si lalaki. So, kulang yung pera niya. Hihingi siya doon sa asawa niya. Ang ginawa ng asawa, uy, kuha ka ng kuha sa pera ko. Nilagyan niya ng password. Yung account, hindi na siya makapagbigay. So, every time bubuksan niya yung bank account, nag-a-alert doon sa asawa niya. Hindi na siya makapagbigay. Nahuli. Oo, kuha ka ng kuha sa bank account ko. Ay, ano pa diyan eh, meron pa diyan eh, pinaimbestigahan dati ni ano ni Percy Lapid. Noon pa 'yun, mga late 2000 nga tayo. Binulgar niya 'yan eh, si Percy Lapid eh, yung meron diyan lumapit sa kanya, nurse doon sa PTP. Kaya yun nga, trabaho ng trabaho yung nurse doon. Eh tapos yung anak niya na nandito sa Pilipinas as member. So ngayon, nagtataka siya yung nurse. Yun nga, nagtumbong kay Percy Lapid. Sabi, ba't padala ako ng padala? Lagi nga nauubusan yung ano niya, wala't wala. Tapos uuwi yung nag-aabod na OFW. Wala rin siya madatnan. Yun pala, pati yung mga pinapadala niya, ay binibigay din dyan sa mga ano niya, gawain-gawain. So, ayun. Yun yung nangyayari dyan. Kaya, yun yung gusto ko rin ipa-ano dyan. Marami na talaga. Marami. Di tayo matatapos talaga. Ngayon ko, sinasabi ko rin to para malaman din nila yung mga nandyan na hindi sila nabibrainwash. Kasi random ko yun eh, nung pumasok ako dun sa forum na yun. Talagang hindi ka nila papakinggan. Hindi ka nila iintindihin, ito iba diwan ito. Ganun yung dating sa kanila. Oo, kukuyugin ka dun bro. Kinuyug ako dun eh, tatlo sila oh. In-invalidate yung experience ko. Tapos sinabihan ako ni Wayne na abnormal daw ako. yan pala. Loko-loko yan. Si Brad Camilo, humabol. Sige po, Brad Camilo. Hello. Tanong ko lang, totoo ba yung may nagpakamatay na data packs dyan dahil daw sa pagkain ng halal? Bad loan? Meron ba? Hindi ko alam yan, bro. Hindi ko nabalitaan. Parang, ewan ko lang, baka i-verify lang natin. Baka, saan kasi, yung kumakain ka ng info? Napanood ko yun sa yung parang na, kaya bine-verify ko lang kung totoo ba yun. Kasi pag, baka maaaring mag... Kasi napaka-delikado yung turo na yan eh, yung hindi pagkain ng halal na yan. Yung sinasabi ni Suryano na lalo na sa mga panati ko na
Oo, eh, kasi walang kapatawaran. Oo, oh, walang patawad yun. Napaka ano yan, delikadong, napaka-delikadong ano yan, preaching yan. Perspective. Kaya, kung totoo yun, totoo man yun may nagpakamatay dahil sa pagkain ng halal. Ganun na talaga magiging ano niyan, yung epekto nung taong napaka-panatiko sa relihiyon na yan. Panatiko. Eh, mas maigi pa yung sitas na sinasabi nabanggit mo kanina, nabanggit na isang data packs natin dito na. 'Di ba? Eh basta ano yung ang masama ay yung lumalabas sa bibig, ito yung hindi naman yung pumapasok sa bibig. Mas safe pa yun. Mas pero, masama yung lumalabas sa bibig kaysa doon sa pinapasok sa bibig. Oo, yun. Sa pag-ano, tuwid. Yun yung ano. Tapos yun yung sa pagkain naman, nililinis naman yun sa pamamagitan ng panalangin. Dahil hindi naman sa puso dumadaan, kundi sa daan na nandumi. Ayun ang mga safe na preaching. Oh. Yes. Safe na preaching yan. Pero yung sabihin mo na, yung kumakain ka ng halal tapos sasabihin walang kapatawaran dahil ano yan, pangangalo niya yan sa espiritu, napaka-delikado niyan. Isipin mo, meron talagang mangyayaring ganyan, magpapakamatay. Ang turo pa ay pagpapakamatay sa pagpapakabanal dahil hindi rin makapasok sa langit ang maruming bagay. Ano mang bagay na maruming, hindi makapasok sa karyaan langit. Mm-hmm. Maaaring may nangyaring ganun. Eh, dahil masyadong panatiko, nakakain ng halal, nagpakamatay. Sira na ng bait. Oo. Oh. Eh, maling tuwa. Kasi wala naman. Talagang ano yan eh. Dangerous teaching yan. Bagay. Ganyan. Yan ang malinaw na dagdag. Ano lang ni Brad Eli, parang dagdag na lang. Mama, ituro. Eh, pero mo nakikinig sa kanya buong kapatiran. Maglalatag siya ng ganun. Napakadelikado. Saka isa pa, wala nakasulat tungkol sa halal. Oo. Sabi nga ng Panginoon noong unang panahon, lahat na gumagapang sa lupa, sa himpapawid, sa dagat, makakainin nyo. Ang pinakadelikado, dudugtungan pa niya ng walang kapatawaran pag kumain. Impyerno ka na. Habang buhay ka pa, impyerno ka na. Ganyan tinuturo niya eh. Oo. Napakadelikado nito. Siguro kung panatiko ka po, ano, pansilbin na pagkawa ko ng mabuti. Impyerno na ako. Diba? Ano pansilbin ng buhay ko? Opo. Buong buhay mo, ang bait-bait mo, nagbabanal ka, tapos nakakain ka ng Chicken Joy. Imperno ka. Kasalanang labag sa espiritu yan eh. Yung turo na yan. Opo. Biro mo, nagkamali ka lang sa kaunting panahon. Tapos for the rest of your life, dun, papatayin ka dun sa nagdadagat-dagatang aboy. Anong klaseng Diyos yan? Diyos ba talaga yan ng pag-ibig? Ganyan ba yung Diyos ng pag-ibig na sinasabi nila? Tama. Ang Diyos, di ba, sabi nga nila is mapagpatawad, mapagpahinuhod, pag-isipin. Hindi pag-ibig yung Diyos nila eh. Nagkamali ka. Kaya tao ka eh. Prone talaga pag ikaw ay tao. Prone kang magkasala. Prone kang magkamali. Prone kang... Wala kang exemption sa ganyang bagay. Dadating ka talaga sa punto, madadapa ka. Pero nadapa ka. Diyan mo, prone ka na. Oh, for lifetime. Impyerno ka. Diyan ka sa dagdadagatang. Wow. Anong klaseng Diyos yan? Diyos ng pag-ibig ba yan? Yan ang kakatakot ng mga turo niya, Soriano. Pag yung mga ganyang ano. Isipin. Tsaka yung isa pa, napapansin mo, talagang kinukontrol niya yung isip ng tao eh. Gusto lang niya makontrol. Manipulation lang talaga. For manipulation lang talaga yung ginagawa niya. Hindi ka bibigyan yung
imbis mag-grow yung ano mo, critical thinking mo, suppress niya kagad yan, control kagad niya. Mga turo na ganyan na delikado. Opo. Ang nakakatakot yun. Tsaka yung sinasabi na pag ikaw ay nagsimula sa mali, hanggang dulo mali na. Hinatulan, parang hinahatulan niya na wala nang pagkakataon na magbago yung tao. Ay sinasabi ni KD Carnea, huwag kang manatili sa mali. Sabi gano'n, ibig sabihin, hindi masama magkamali. Huwag ka lang manatili sa mali. Kay Brad Ellie, iba naman. Kontrahan eh. Kay Brad Ellie naman, pag nagsimula ka sa mali, hanggang dulo, mali ka na. Opo, opo. Oh, ito. So, share ko lang mabilis. Tapos, si Ampi. Paano mo daw malalaman kung kulto yung kinakaaniba mo? Ito, yung BITE or BITE. First behavioral control, information control, thought control, and emotional control. Pag yung apat na yan, BITE, pasok dun sa religion mo ngayon, kulto yan. Oh, may behavior control ba? Yeah. Information? Pwede mo ako inintropya. Thought control. Apo, inintropya yan. Sige po. I-send mo na lang sa akin sa messenger. Emotional. Eh, baka hindi nyo alam, pasok. Eh, dati tinuro ni Brad Lee, bawal mag-celebrate ng birthday. Yun nga. Yan pa. Daming bawal. Yan pa. Eh, bakit ngayon eh? Eh, yung royal family eh. Pwede mag-birthday. Eh, ayun nga. Sige. At sinusunod na kalendaryo ng Roman calendar. Hindi dapat Hebrew lang. Hebrew calendar susundin niya. Yan ang turo niya eh. So, ibig sabihin, ginaganap lang yung Hebrew calendar tuwing New Year nila. Tuwing, ano, Nisan. Mali. Opo. Sige, let's give a chance to Ampi. Ampi, sorry. Pasok. Ayun. Ayun, natutuwa naman ako sa mga pinagsasabi niyo. Ayun nga. So, ako naman kasi, babasigurado ko ito magpakamatay, babae ito. Babae ito, tapos pinagalitan ito sigurado. Kasi hindi siya magpapakamatay kung hindi siya pinagalitan. Kasi ako, ganito na, pwede ba akong magbida-bida muna? Kumento ko lang ano sasabihin ko. May sinasabi rin naman si Pablo na pag ano, mayroon pagkain, tapos naisip mo, nasa sa'yo na yan kung naisip mo ba siya na pagkain ba siya ng Diyos-Diyosan o hindi. Kung nakain mo man siya, basta hindi mo iniisip na masama to, malinis ang budhi mo, hindi ka pahatulan ng Diyos. Doon, gaganon. Kasi nung kunwari, nakakain siya ng halal, aksidente lang naman. Hindi mo naman alam na kunwari, halal yun. O di kaya, pagkain na inihanda sa Diyos ko, malinis naman ang ano mo, hindi mo naman siya yun spot. Wala kang naramdaman na masama. Nakain mo siya, wala yun, hindi ka hatulan ng Diyos doon. Ang umatul doon sa taong nagpakamatay is tao. Ngayon, ako, ito ang pinagyabang ko. Alam mo ba si Daniel Larson, si ADR? Ito ah, true story. Alam niyo ba nung nagpo-post ako sa GC, ng kunwari mga love letters sa crush ko, GC yung kabataan, sikat na sikat ako sa amin. Narinig ni KDR yun. Alam niyo ba may isang sa pagkakatipon, sinabi niya sa pangin kita dyan. Sinabi niya ako, tinutukoy niya. Pero sinabi niya yung pangalan ng crush ko, binanggit ka doon. Oo. Kasi, pinabahanan ko nun. Tapos, isa pa, ito pa, ako din yun, yung bida. Ito pa yung ano, tungkol din naman sa halal. Umiinom ako ng buko juice, kulay green. Galing siyang Thailand, made of Thailand. Ngayon, may para siyang Arabic letters. Pinakita ko dun sa GC. Ito yung parang whole brethren ng Western Australia. Buo na yun, buong Western Australia, kinakausap ko na dun. GC. Ngayon, sabi ko, kasalanan po ba ito? Kesyo ganyan, kesyo ganito. Sabi nila, pag di ka daw uminom ng halal na gatos yung may Arabic letters, okay lang. Pero yung karniwag daw, yun ang sinasabi nila. Ngayon, ito, nung umayos na ako, kumain naman ako ng kebabs, ng, ang tawag dito? Shawarma. Kumain ako ng shawarma. Oo. Pagkain ng ano yan, may halal yan. A certified halal. Pero kinain ko pa rin sa masarap na favorite talaga ng shawarma. Dahil nga yung lamb flavor. Pero nakikipag-usap pa rin ako sa mga MCGI, inaamin ko sa kanila, o kumakain ako ng halal, ganito ganyan, salamat po, ganito ganyan. Makapalit kasi ang mukha ko eh, mga confidence ako eh. So kung magkagalit sila, ito magkagalit kayo, yun just pang galit sa akin. Yung ano, meron silang shawarma dyan sa balit ah.
Oo, oh, may shawarma naman yan. May shawarma naman kasi everywhere masarap naman talaga ang shawarma. Ngayon, pagkain lang naman yan. Hindi naman tama rin naman yung sinabi nyo na sa ano, yung pagkain, eh, inilalabas naman sa labasan ng dumiyan ng pagkain. Ngayon, sa bunganga, doon talaga nakakasala. Tama naman yun. Yung babae, ito sigurado ako babae, eh, pakaramdam, iba yung pakaramdam kay babae itong ano na to yun, nagpakamatay na to yun. Kasi ang babae talaga mas may ina ang loob. Pag lalaki to, ang tanga naman ito, pag nagpakamatay, lalaking tao na pakamatay dahil sa pagkain. Ano to, na pressure to, na mental pressure to, maraming nag-pressure dito sa nagpakamatay na to kung ano man to, kung ito. Yun ang masasabi mo. So, dapat ano, kinukurap nila yung tao, kinukurap nila masyado ng korap. Ano lang kasi yan, kaya rin nila ginagawa ng exaggeration, ano yan, things. Ginagawa nilang parang malala, para mas matakot yung tao, makontrol nila. Yun nga, manipulation nga. Tama naman siya sabi niyo kanina. Yun lang. Hmm, ayun. Ayun. Maling turo talaga yun. Kaya may napapahamak. Hmm. Ayan. Sige, mag-e-end na tayo guys. Ha? Overtime na tayo. So parang napasarap tayo ng kwentuhan. So, balik lang ako dun sa topic natin, God's plan. Ang gusto ko lang i-message is hindi tayo dapat dinidiktahan ng kung ano yung nabasa mo sa Biblia na because it is written, yun na yung gagawin mo. Hindi. Affected yung buhay mo ng daily decisions mo in life. No? At doon ka idadirect ng buhay mo kung ano yung importante sa'yo. What's important to you, doon ka mapupunta. Hindi yung ikaw ang didiktahan ng nakasulat. Yan. Kayo ba? Last messages na. Sige, go. Sinong... Sa akin po, tama yun. Kaya, katulad ko ngayon, ako ay freelancer. Wala akong kinaaniban dahil nga sa una-una, sa bibig niya ni Fred Eli nagsabi, mag-aral kayo magbasa ng Biblia para hindi kayo nadadaya ng, o naloloko ng iba o naididigaw man. Kaya para sa akin, ang aking mensahe lang, mas maganda yung magbasa tayo ng Biblia. Dahil unang-una, tayo din naman na magliligtas sa ating kaluluwa eh. Hindi naman ang tao eh. Yun nga lang, ipamumuhay natin yung mga aral na nababasa natin sa Biblia. Ganun lang po naman ang kasimple. Ang pagsunod kay Kristo. Sabi nga eh, hindi assurance, sinasalob ka ng iglesia kung ang pananampalataya mo na may walang kabuluhan at hindi mo na sinusundo utos si Kristo, hindi assurance yung kaanib ka, iligtas ka na. Hindi po ganun. Yun po. Okay. Sino pa? Last message. Ayun bro, yung... Kaya ako more on particular ako na naipatopic ko nga yeah, regarding as FCJ. Kasi nandiyan pa yung pamilya ko eh. Kaya ang ano doon, ako yung naghikayat sa kanila. Kaya medyo yun nga ang concern ko palaging yung side na yan. So ako yung ano, ako yung nahikayat, no, napaanib sila, tapos ako yung kumbaga parang sila yung pinapalit ko na dyan. Saka yung mga nandyan pa na hindi sila makaalis. So umbisikahan nyo rin yung samahan nyo. Yun yung gusto kong i-message sa inyo. Na kung pansinin nyo, parang ina-idol nyo na ngayon yung tiyan. So dapat ang ano natin, si Jesus Christ. At ang Diyos. So parang na ano tayo, nababaling yung attention natin na bidang-bida sila, yung mga ano na yan, mga ministro na yan. So yun yung ano ko. Tapos bro, yung ano gusto ko sagutin nila eh. May naging topic si Brad Gab. Si Brad Gab, dati MCGI rin yan. Meron na siyang channel ngayon, yung Karunungang Katoliko. So gusto ko pasagutin yan eh, yung mga MIC. Kasi may review siyang nilabas yun, regarding dun sa open letter. Ah, Reddit okay. Kasi nasa Reddit din sila eh. Kaya sila ano eh, sila Brad Gab, nandiyan din sila sa Reddit. Ngayon, meron sila ngayon, may review sila nila Kaburnok. So, well, yun, gusto hindi ko pa nasasagot. Ang sumagot bro si Totoy Bibo. Nasagot na niya lahat 'yon. Yun. Yun bro, ayan. yun lang po yung sige. Anyone else? Wala na. Sige bro, sa'yo ha. Pag-uwi kay Totoy Bibo. Sige. Ang napapansin ko kay Totoy Bibo, parang ako lang din yan eh. Parang wala na siya, di ba sabi mo wala na siya sa listahan, wala na siya sa record.
pero kumakambot pa rin siya sa MCEI, di ba? Parang ganun yung akin. Pero ang akin naman is balanced judgment. Parang binabalance ko side natin tsaka side ng MCEI tsaka iba pang religion. So parang freelancer lang yung tingin ko. Freelancer. Okay. Okay. Good. Hello. Yeah, what's on? Last ano na to, no? Kasi nasa last part na tayo. Balik lang tayo doon sa ano, sa parang pinakalundo ng God's plan. Kasi ito sana yung talaga dito iikot yung ating topic. Kaya lang, sanga-sanga tayo. Pero yung God's plan kasi is para sa akin, which means, di ba yung pagpaplano, ay yan ay gawain ng tao yan eh. Planning is a human act. Therefore, this is just an example of humans anthropomorphizing God. Yung bang nilalagyan natin ng aspeto ng tao, ng Diyos. Oo, kasi kung titingnan mo yung word na plan, kung sa definition ng dictionary, yung planning kasi broccoli is a noun, a detailed proposal from doing or achieving something. O meron pa dito ang intention or decision about what or one is going to do. Tapos sa verb naman, it's a design or to make a plan. Diba yung bahay Bukoli, diba? May plano din yun. Apo. Diba yun ay gawain ng ano, tao? Kasi kailangan natin magplano bilang tao kasi limitado lang yung buhay natin eh. Limitado lang yun yung ating resources. Limitado lang din yung ating kakayahan. Kaya kailangan natin magplano para ma-achieve natin yung ating goal, yung ating result na gusto nating makuha. Kailangan mo magplano dahil limitado lang yung ating kakayahan. Pero ang Diyos kasi Bukoli, paano siya magpaplano? Eh, di ba Diyos nga siya? Siya na nga ang may-ari ng buong sanlibutan, buong universo, makapangyarihan siya sa lahat. Eh, bakit magpaplano pa siya? Di ba? Mm-hmm. Kaya, ito yung example natin, Bukoli, na siya tawag na anthropomorphization of God. Yung bang nilalagyan mo ng aspeto ng tao, yung Diyos na sinasamba mo. Kaya kung mapapansin mo sa kasaysayan na tinitingnan natin, yung mga Diyos na sinasamba nila, parehas ng ugali ng mga tao na sumasamba sa kanila eh. Diba? Halimbawa, yung Diyos ng Israel noon, diba, siloso. Biro mo, ikaw ang may-ari ng buong universo, ikaw ang gumawa ng trillions of stars, tapos siloso, tapos nagagalit, tapos ano pa Broccoli, natutuwa, nalulugod. Kasi nga, yung kasing mga writers ng Biblia, lalo na doon sa Old Testament, eh sila po kasi Broccoli ay nagising sila sa mga gobyerno na monarchy. 'Di ba mapansin mo Broccoli during those times, ang uso na prevailing na gobyerno na uso noon ay monarchy, yung hari o emperor ang namamahala sa isang bansa. 'Di ba? Kaya yung pagiging emperor o hari, yun din ang kanilang idinikit. Yun din ang kanilang ginawa doon sa Diyos na sinasamba nila, di ba? Ang Diyos na sinasamba nila, may kaharian din. Meron ding mga sundalo, may army. Kaya nga, di ba, tawag sa kanya, King of Kings, di ba? Lord of Lords, di ba? Emperor yung ganun, di ba? So, ganun lang yun, Broccoli. Parang yung planning na sinasabi, that is just a human activity na inattribute sa Diyos. Ngayon, sa plano naman, di ba, pag-planning, naka-fix na yan eh, determined na yan eh. Halimbawa, sa isang tao, naka-plano na na taong ito, ipinanganak ngayon, mamamatay siya at the age of 60 sa pamamagitan ng sakit. Yun na yung naka-plano sa'yo eh. Determined na yung destination mo eh. Yun yung plan. Pero kinukontra naman yan nung paniniwala Broccoli na free will. Mm-hmm. Diba may free will na sinasabi? Eh, magkakontra eh. Magkakontra yung determinism at free will. Kasi pag free will, ibig sabihin, ikaw na tao, ikaw may control kung hanggang kailan ka, anong gagawin mo. Whereas kung determined na at nasa plano na ng Diyos yung lahat ng gagawin mo, hindi mo na pwedeng mabali yan. Kasi determined na eh, nakaplano na eh. Kaya magkaiba yon yung planning, yung nasa Diyos na kaplano na lahat, at yung tinatawag na free will. Magkakontra yan. Kaya hindi pwedeng mag-reconcile yan dahil magkaiba nga yan eh. Kaya iba-iba yung mga concept din yan ng mga mangaral, ng mga theists, nagdidibate sila dyan, mga philosophers. Kasi magkaiba nga dahil yung God's plan o planning, eh ano nga lang yan, construct lang din yan ng tao na inattribute dun sa Diyos na kanilang sinasamba. Yun lang ang aking masasabi dyan, Bukoli, sa topic na yan about God's plan.
Ayun, salamat sa Diyos. Sa karunungang bigay sa'yo, but known. meron pa? Wala na. Sige, magbasbas na tayo. Admission. Okay. Sige, tanggapin natin ang pagpapala sa makapangyarihang Diyos na magkakaloob sa atin ng pag-iingat sa lahat ng oras, biyaya at kapayapaan at pag-ibig, sumaatin ng lahat. Amen. Amen. Okay. Salamat sa Diyos, guys. See you all next week. Bye-bye. Bye-bye.